Good afternoon, top rankers, guests, deans, coordinators, and all the students who are here via Zoom and via Facebook Live. Welcome to Top Rank Review Academy's free lecture series for nursing. This is Caroline Palais and I will be your host for today's event. So let me just walk you through our free lecture series. This has started on the 24th of May and will run until the 30th of this year. And this will be for the latest trends and updated nursing core concepts. We shall be having Sir Leonwell de Guzman for today, and this will be for Fundamentals of Nursing and Medical Surgical Nursing, Angina, Myocardial Infarction, and IV Therapy. For tomorrow, we will be having Sir Archie Alviz from 6 to 8 p.m., and he will be discussing Pediatric Nursing, Common Pediatric Gastrointestinal Diseases. And on the 30th of May, we will be having Sir Kenneth Orzadon, who will be discussing psychiatric nursing, schizophrenia, and therapeutic communication. Guys, this isn't part of our Bayanihan Review Assistance Program, wherein we are providing free review for our students through Zoom and via Facebook Live. We also have upcoming free review crash course slash final coaching for veterinary board exam review. And this will run from the 28th of June until July 27, 2021. So if you know anyone who's interested, please do advise them to just send us a message through our Facebook fan page. We'll also launch the free pharmacy board exam review crash course and final coaching, which will start tomorrow, May 29th, and this will run until June 25. If you know anyone who's interested, please do advise them to send us a message. We'll also have a psychometrician free lecture series on June 23 until 26th via Zoom and Facebook Live. And on June 4 to 8, we'll have another lecture series for respiratory therapy. For the benefit of those who doesn't know Top Rank Review Academy yet, let me run you through our company profile. So guys, Top Rank has started in 2013, and right now we're already considered as one of the biggest national review centers here in the country. We already have 20 local branches and 4 international branches. For our local branches, we are located in Manila for our main office. We're just right in front of PRC in Moraita. We're located at the 5th floor of the Don Lorenzo building. For our Metro Manila branches, we also have branches in Quezon City, Marikina, and Caloocan. For our provincial branches, we are located in Lawag, Baguio, Dagupan, Nueva Vizcaya, Tuguegarao, Bataan, Bicol in Legazpi, and Naga, Cebu, Iloilo, Tacloban, Calbayog, Davao, Bacolod, Zamboanga, up until Coronadal, South Cotabato. And what's good with our online interactive review is that we could reach the farthest places in the Philippines. We also have branches internationally, and we are located in the Republic of Indonesia, both in Jakarta and in Bandung in Indonesia. So what we basically do there is we provide them international exam review. We also provide them trainings and seminars for their healthcare workers to be more globally competitive. And amongst all the other review centers here in the country, we are the only review center who was invited at the 70th anniversary of diplomatic relations of Indonesia and the Philippines. And this happened prior to the lockdown last year. We also have branches in Dubai and in Abu Dhabi in the United Arab Emirates. So we provide them international exam review as well as IELTS and OET. So for our track record, we don't only offer nursing. We also offer dentistry. Our top one came from Centro Escolar University. We also offer licensure examination for teachers. Our top two came from University of the Philippines, Manila. We also offer psychometrician review and criminology. Top one came from Universidad de Zamboanga. And this is the latest
top notchers from our radiologic technology. This only this was a launch, or this was announced just recently, just a few nights ago. So we've got the top one, three top threes, one top six, and one top 10 for RadTech. Our top one came from St. Louis University in Baguio, as well as our former top one, also from SLU Baguio. We also offer MedTech or medical technology. Here are our top notchers for this year, as well as respiratory therapy. These four students are also products of our online interactive review. We also offer midwifery and, of course, nursing. This is our pilot program, guys, when TopRank started in 2013. Since Sir Roland Villegas is also a nurse, this is our track record for nursing. So we only had two top notchers when we started in 2013, and it became three top notchers in 2014 and six. But in 2015 was the first time that we were really well known in the industry, because we got 16 top notchers in just one season. And on the same year, we had 20 top notchers in just one season in November of 2015. Here are our top notchers in 2016 and 2017. And on November 2017 was the first time that we got our first top one. For our nursing review program, we have Sir Raymond Maniago, who's also one of our esteemed national lecturers. You'll also see him if you enroll here in Top Rank. So we got 17 in 2017. And again, in 2018, we got another top one from University of Pangasinan, Sir Mark Tristan Robosa. And in 2019, we got another top one from Angeles University Foundation, Ms. Caceres. And last but not the least is Ms. Watanabe from Davao Doctors College, also in 2019. So who amongst you guys will be the next top one? Because we already had our top one in 2017, 2018, and 2019. And hopefully for this year, 2021, we'll have the next top one. And because of our track record, we're now multi-awarded as the best national review center here in the country by Golden Globe, Best Choice, Q Asia, Global Awards, and Global Excellence Awards. Guys, we also have books on sale if you're interested to purchase. We have already launched the second edition of our Top Rankers Guide. From 1,350, it's now down to 1,099. But wait, there's more. We are going to have a raffle promo for our event this week. So please do make sure that you sign in our registration form for your chance to win a book of our battle strategies. And this contains around 1,000 board sensitive questions with a Socratic approach to answering rationale and test taking strategies. So if you guys are interested, please don't forget to register, most especially those who are watching us via Facebook Live today. And the draw will be on the 30th of this month. So please make sure that you are here when we announce your name. Okay? So you need to be live or inside Zoom for you to be able to win this book once we do the raffle. Okay, so for the review proper, we are still accepting enrollees for the final coaching. It will start on June 8th for the July 2021 PNLE review. So please do send us a message through our Facebook fan page if you would still want to enroll, as well as our November 2021 PNLE. Our start date will be on June 25. We still have an ongoing promo of a 500 peso discount if you enroll until June 1, 2021. For our weekend class, the promo is less 1,000 pesos. Start date will be on July 3rd, 2021. Preferably, this is the class for those who are working. So you can still review while working. We have a special weekend class for you guys.
So for more information, please don't forget to like and share our Facebook fan page. It's Top Rank Review Academy. We would like to welcome our lecturer for today, for this afternoon, Sir Archie Alviz. Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Okay guys, nandyan ba? Okay, nandyan ba tayo lahat? Yes or no? Yes! Okay, sige po, tingnan natin kung nandyan na lahat. Hello guys! Okay, ayan. Okay, sige po. Good evening po sa lahat ng nanonood dyan. Both here on Zoom at saka syempre dyan sa Facebook Live natin. No? Isa na namang gabi na marami tayong matututunan at hopefully guys, maging masaya tayo ngayong araw na to. Okay? Sige po guys, therefore, tingnan nga natin guys, dito man sa Zoom or dyan man sa ating Facebook Live. Guys, kumoment ka lang. Nakukuha? Yes, guys, comment ka lang ng RN kung ikaw ay magiging RN this July. Come on! Okay guys, comment lang ng RN. Ang mga nag-comment ng RN, sigurado ako, papasayang mga yan. Okay guys, papasayang mga yan. Very good. Okay, ang dami nating passers. Okay, yan. Okay guys, at syempre, nakita nyo naman yung presentation, no? Okay, ang daming top 1. Malay mo, ikaw na yung next na magiging top 1. Tama ba ako? Yes or no? Yes, very good. Ayan. Okay, sige po. So, let's start. Guys, let's start. No? Okay guys, tuparin natin ang iyong mga pangarap ngayong araw na to. Okay kaibigan, simulan na natin ang pagtupad sa iyong pangarap ngayong araw na to. Okay guys, therefore the topic for today is about your common pediatric disorders. Okay guys, ano daw ang topic natin for today? Ang topic natin for today is your common pediatric disorders. Nakukuha? Okay, ayan guys, you'll have your common pediatric disorders at syempre, ang ating focus ngayon is your GI. Nakukuha? Dahil limited ang time natin guys, i-discuss natin lahat ng kaya natin i-discuss about your common pediatric disorders, about the GI, at syempre tulad ng dati, diretso-rekta tayo. So kung ano ang tinatanong sa board exam, yun na agad ang ating ituturo ngayong araw na to. Nakukuha nyo ko yes or no? Yes, very good. Therefore, guys, are you ready? Yes or no? Yes, will you pass the board exam? Yes, will you be RNs? Yes or no? Yes, at syempre, kaibigan, ang pinaka-active ngayong araw na to, syempre, hindi mawawala. Pwede kang magkaroon ng chance ang manalo ng ating bago-bago air fryer. Bam, 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 bam. Syempre, kaibigan, air fryer tayo dyan. At syempre, kaibigan, guys, no? Dahil gabi itong ating presentation, always remember, no? Bawal ang antukin, bawal ang sumama sa liwanag. Nagkakaintindihan po ba? Yes or no? Yes, very good. Walang sasama sa liwanag. Kita-kita lang tayo dito, guys. Stay lang tayo dito for 2 hours. Therefore, kaibigan, guys, are you willing to do that? Yes or no? Yes, very good. If you're willing to do that, therefore, umpisa na natin ang ating tinatawag na guys, common pediatric disorders. Syempre, always remember, kapag common pediatric disorders, ano ang tinatakil natin dyan? Guys, ang tinatakil natin dyan, of course, kapag GI, always remember, cephalocaudal ang approach natin. So, we will start to your mouth, going to your anus. Nagkakaintindihan? Yes, very good. Guys, this is from your mouth, going to your anus. So, sir, ano po ang pinakauna natin topic? Syempre, ang pinakauna natin topic is about your cleft lip versus your cleft palate. Ayan, okay, sige po, palakpakan tayo dyan. Ayan, cleft lip. And of course, you will have your cleft palate. Isa ito sa mga common na tinatanong sa board exam. Kaya dapat alamin natin siya, okay? Yes, very good. Therefore, always remember, let's compare your cleft lip. Okay guys, let's compare your cleft lip compared to your what? Guys, syempre, i-compare natin yan sa tinatawag nating cleft palate. Ayan. Okay guys, let's have your cleft lip versus your what? Guys, versus your cleft palate. Very good. Ayan. You will have your cleft lip versus your cleft palate. Now, I want you to remember, guys, ang cleft lip at cleft palate, always remember, no, halos parehas ang manifestations niyan. Silang dalawa may difficulty of feeding, silang dalawa may risk for aspiration, silang dalawa may risk for infection. Nakukuha niyo ko yes or no? The only difference is isa lang ang merong speech problem. Nakukuha? Yes, sino lang ang merong speech problem diyan? Guys, ang meron lang speech problem is of course yung taong may cleft palate. Ang cleft lip, kaibigan, sila ay tuwid magsalita. Nakukuha niyo ko yes or no? Yes, maliban na lang kung yung taong may cleft lip, meron din siyang kasamang cleft palate. Doon pa lang siya magkakaroon, kaibigan, ng speech problem. Nagkakaintindi po ba? Yes or no? Yes, very good. Okay, kaibigan, guys. Therefore, always remember, sir, ano po ang commonalities at ano ang differences ng dalawa. Siyempre, umpisahan natin sa etiology. Okay, umpisahan natin sa etiology. Kapag sinabi natin cleft lip
versus cleft palate, always remember, they can be both caused by heredity. Nakukuha? Yes, very good. Guys, yes, you heard it right, kaibigan, heredity. Ibig sabihin, namamana po siya. Nakukuha? Yes, namamana po siya. Sir, paano pong namamana? For example, ang iyong nanay may cleft lip, ang iyong tatay may cleft lip. So, kaibigan, malaki ang chances na yung bata magkakaroon ng cleft lip. Nagkakaintindi po ba? Yes or no? Yes, ang nanay walang cleft lip, ang tatay may cleft lip. So, malamang mga 50%, kaibigan, pwedeng magkaroon ng cleft lip yung bata or cleft palate. Nakukuha. Eh sir, paano naman kung walang cleft lip yung nanay, walang cleft lip yung tatay, and then nagkaroon ng cleft lip yung bata? Aba, tingnan mo kaibigan yung kapitbahay. Nagkakaintindi mo ba, yes or no? Yes, very good guys. Baka mamaya hindi siya yung tunay na anak. Pero syempre kaibigan guys, joking aside, guys, kapag ganyan ang nangyari, always remember, malamang pregnancy problem po ito. Nakukuha niyo ko, yes or no? Yes, very good guys. Malamang pregnancy problem. Nakukuha? For example, ng pregnancy problem na pwede mag-cause ng cleft lip and cleft palate. Guys, example, you will have your maternal smoking. Very good. Guys, you will have your maternal, you will have your maternal smoking. Nakukuha? Sir, ano po ba ang nasa sigarilyo? Ano po ba ang nasa sigarilyo? Always remember, kaibigan, ang ating sigarilyo meron siya tinatawag na carbon monoxide. Nakukuha niyo ko, yes or no? Yes, your carbon monoxide ay makikipag-agawan sa receptor sites ng iyong hemoglobin. Okay, kaibigan, sa iyong oxygen. Nakukuha niyo ko, yes or no? Yes, very good. Ang problema, always remember, oxygen is equals to nutrients. Oxygen is equals to nutrients for the fetus. Meaning, kapag nag-bind ang ating carbon monoxide sa ating hemoglobin na nasa sigarilyo, yung carbon monoxide, always remember, magpo-form siya ng tinatawag nating carboxy. Guys, magpo-form siya ng tinatawag nating carboxy hemoglobin. Nakukuha niyo ko, yes or no? Yes, very good. Therefore, your carboxyhemoglobin, kaibigan, ano ang nangyayari? Yan yung mapupunta sa fetus. Therefore, hindi makakapunta ang oxygen. Kung hindi makakapunta ang oxygen, hindi makakapunta ang nutrients. Therefore, kaibigan, what will happen? Pwedeng magkaroon ng lack of development yung bata. Therefore, it will result to cleft lip, and of course, it can also result to cleft palate. Nagkakaintindi po ba, yes or no? Yes, very good. Okay, kaibigan, guys. Are we clear on that? Yes or no? Yes, very good. Okay, guys. Uulitin natin, ha? Always remember, guys, kapag nag-combine ang ating carbon monoxide sa ating hemoglobin, ano ang mafo-form? Come on, kaibigan, sagot lahat dyan. Kahit nasa Facebook Live ka, kahit nandito ka sa Zoom, kaibigan, sagot ka. Okay, kaibigan, guys, what will be that? Siyempre, mafo-form ang tinatawag nating carboxy hemoglobin. Therefore, kaibigan, kapag na-form ang carboxy hemoglobin, mawawalan ba or madi-displace ba ang oxygen natin? Yes, is oxygen equals to nutrients? Yes, therefore, bababa ba ang, guys, nutrients ng bata at kaibigan, pwedeng hindi ma-develop ito. Yes, very good. Therefore, hindi madidevelop yung bata. Therefore, pwedeng mag-cause ng cleft lip. And of course, it can cause also your cleft palate. Nakukuha niyo ko, yes or no? Yes, very good. Okay, guys. Next, of course. Okay, guys. Ano pa ang ating... Okay guys, etiology. Always remember kaibigan, ang cleft lip, ito ay common sa males. Guys, your cleft lip, these are common in males. At syempre kaibigan, sa ating cleft palate, always remember this is common in females. Nakukuha nyo ko, yes or no? Yes, very good guys. I remember paano ko tinandaan to? Palate, falat, palate, falat, palate, falat, falat. Ibig sabihin F kaibigan guys. Therefore, cleft palate is common in females rather than males. Nakukuha nyo ko, yes or no? Yes, very good. Now, always remember, meron po ba tayong problem? Yes, very good, sir. Ano po yung problems natin? Okay, guys, let's discuss about the problems. Always remember, sila po bang dalawa ay may difficulty of feeding? Yes, very good. Silang dalawa may difficulty of feeding. Sila po bang dalawa ay may risk for aspiration? Yes, very good. Silang dalawa ay may risk for aspiration. At kaibigan, tatandaan mo, kung silang dalawa ay may risk for aspiration, sila rin po bang dalawa ay may risk for infection? Yes, very good. Sila rin dalawa ay may risk for infection. Sir, what type of infection ang meron? What type of infection? Siyempre kaibigan guys, that will be your URTI. Nakukuha niyo ko, yes or no? Yes, very good sir. Ano po ang URTI? This is your upper respiratory tract infection. Uulitin ko kaibigan, ano daw ang ibig sabihin ng URTI? This is your upper respiratory tract infection. Nakukuha niyo ko, yes or no? Sir, bakit sila nagkakaroon ng risk ng URTI? Of course, if they are at risk for aspiration, pwedeng madislodge yung kanilang pagkain sa kanilang lungs. Therefore, kaibigan, that is a foreign body. Syempre, it will stimulate an inflammatory response. Therefore, it can cause infection. It could also be a good medium for microorganisms. Nakukuha nyo ko, yes or no? Yes, very good. Kaya tatandaan mo, kaibigan, ano daw ang risk nila? Guys, anong infection sila at risk? They are at risk for URTI. Nagkakaintindi po ba, yes or no? Up, 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 kaibigan, guys, dyan sa Facebook Live, pati dito sa Zoom, kaibigan, bawal lang antukin. Hop!
itodo natin ang 100%. Hop, tama ba ako, yes or no? Hop, guys, therefore, let's do this. Are you still with me? Yes or no? Yes, very good. Magiging RN ka ba? Yes or no? Yes, kung magiging RN ka at nakikinig ka kanina, ano ang pinagkaiba nila? Guys, ano yung pinaka-difference na? Sino lang ang merong speech problem? Sino lang ang merong speech problem? Siyempre, kaibigan, guys, ang cleft palate lang ang merong tinatawag na speech problem. Nakukuha nyo ko yes or no? Yes, very good. Guys, siya lang yung may tinatawag na speech problem. Okay, kaibigan, guys, are we clear on that? Yes or no? Yes, very good. Guys, clear po ba tayo dyan? Yes or no? Yes, very good. If we are clear, okay, guys, therefore, erase natin yan. Sir, what else do we need to tackle? Always remember, kaibigan, siyempre, we will tackle your nursing responsibilities. Nakukuha nyo ko yes or no? Yes, very good. Guys, syempre, meron tayong nursing responsibilities between your cleft lip and of course, your cleft palate. Pero syempre, kaibigan, habang gumagawa tayo ng linya, okay, kaibigan, let's have a short recap of what we have discussed. Sabihin mo lang, kaibigan, guys, no? L for lip and P for palate. Are you ready? Yes or no? Yes, very good, guys. Lip, palate. Are you ready? Yes, very good. Subukan natin, kaibigan, sino ang common sa males? Very good. That will be your lip. Sino ang common sa females? Very good, guys. That will be your palate. Question. Sila bang dalawa ay may difficulty of feeding? Yes. Sila bang dalawa ay may risk for aspiration? Yes. Sila bang dalawa ay may risk for infection? Yes. Ang tanong, what type of infection are they at risk? Very good, kaibigan. Syempre, that will be your... Very good, guys. URTI. Tama ba ko, yes or no? Yes, very good. Okay, guys. Now, always remember, what will be your nursing responsibilities? Sir, ano po ang nursing responsibilities po natin? Nakukuha niyo ko, yes or no? Yes, very good, guys. Ano po ang mga nursing responsibilities natin? Okay, guys. Now, always remember, kapag sinabi natin nursing responsibilities, guys, unahin muna natin ang ating cleft lip. Guys, ating cleft lip, always remember, sir, ano ang ating ginagamit? Of course, kaibigan, ang ginagamit natin dito is what? Large nipples. Very good. Ano daw ang dapat natin gamitin? Guys, large nipples. Sir, paano yan? Maliit lang po ang nipple ko. Okay, kaibigan, guys, hindi po nipple ng tao ang pinag-uusapan dito. Guys, ang nipple na tinatawag dito, ang nipple pong pinag-uusapan is your synthetic nipple. Synthetic nipple po ito. Nakukuha nyo ko yes or no? Man-made nipple. Bakit? Guys, always remember, no, mas madaling masuction ang malaking nipple kesa sa maliit. Alam mo naman, kaibigan, na ang ating cleft lip, always remember, meron siyang, guys, weakness in sucking. Bakit? Kasi hindi nabubuo yung pressure dahil nga may hiwa yung kanyang labi. Therefore, always remember ano ang gagamitin natin. Syempre, kaibigan, guys, you will have your large nipples. Guys, this is for easier suctioning. Nakukuha niyo ko yes or no? Yes, very good, sir. Sa ating cleft palate, ano naman po ang ginagamit? Of course, kaibigan, guys, you will have your training cup. At syempre, kaibigan, you will have your medicine dropper. Nakukuha niyo ko yes or no? Yes, very good, sir. Bakit tayo gagamit ng training cup or medicine dropper? Always remember, kaibigan, guys, kasi ang medicine dropper at ang training cup, ang kanilang patak ay well-regulated. Nakukuha nyo ko yes or no? Yes, very good, guys. Therefore, kung yan ang gagamitin natin, less likely na sila ay ma-aspirate. Bakit? Kasi nga well-regulated yung ating drops. Nakukuha nyo ko yes or no? Yes, very good. Guys, therefore, that is your large nipple for cleft lip. And of course, kaibigan, guys, cleft palate, that will be your cup and medicine dropper. Clear po ba tayo dyan? Yes or no? Yes, very good. Okay, kaibigan, guys, come on, bigyan natin ng energy to. Boom, bam, 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 bam. Very good. Okay, guys, are you still with me? Yes or no? Yes, very good. Tandaan mo, kaibigan, may chance kang manalo ng air fryer. Tama ba? Yes or no? Yes, very good. Okay, kaibigan. Next, of course, guys, ano po ang meron? Siyempre, magkakaroon tayo ng tinatawag nating surgical management. Nakukuha nyo ko yes or no? Yes, very good. Guys, we will talk about what? Guys, we will talk about surgery. Very good, sir. Pwede po bang i-surgery po ito mga to? Yes, very good. Okay, kaibigan, guys. Ayan, may nagtanong sa atin, sir. Question, okay lang po ba yung syringe gamitin sa baby na may cleft palate? Guys, actually, yung syringe na walang needle, kaibigan, sa ating cleft palate, hindi siya advisable. Bakit? Kasi, kaibigan, yung syringe na walang needle, always remember, hindi ganun ka-well-regulated yung flow niya. Pwedeng, kaibigan, mapalakas yung pindot mo. Kapag napalakas yung pindot mo, lalakas yung pressure ng paglabas ng fluid dun sa mismong syringe. Therefore, pwede niyang ika-as
aspirate yun. Hindi ka mukha ng ating medicine dropper. Sa ating medicine dropper, kahit anong pindot mo, dahil siya ay pressurized, yun at yun lang yung lalabas na fluid. Nagkakaintindihan po ba, yes or no? Yes, very good. Okay, kaibigan guys. Nagkakaintindihan po ba? Okay, sige po, kaibigan guys. Therefore, are you still with me? Yes or no? Yes, very good. Therefore, let's have your surgery. Okay, kaibigan, sa ating surgery, ano po ang surgery natin for your cleft lip? Guys, the surgery is of course, it is called your kaloplasty. Very good. Ano daw kaibigan? Guys, this will be your kalo. Very good. This will be your kaloplasty. This is the surgical repair of your cleft lip. However, kaibigan, guys, kung ang board exam ang pinag-uusapan, hindi tinatanong ang kaloplasty, ang tinatanong yung requirement para ikaw ay makapag-kaloplasty. At ano pong rule ang sinusundan natin? Guys, that will be your rule of 10. Very good, guys. Ano daw? That will be your rule of 10. Nagkakaintindihan ano daw, sir? Very good, guys. That will be your rule of 10. Sir, ano po yung rule of 10? Dapat siya ay 10 weeks. Dapat siya ay 10 weeks. Dapat siya ay 10 pounds. Dapat siya ay may 10,000. Guys, WBC. At syempre, kaibigan, guys, dapat siya ay may 10 grams per deciliter hemoglobin. Nagkakaintindihan po ba, yes or no? Yes, very good. Ano daw siya dapat, kaibigan? Guys, dapat ang bata ay 10 weeks. Dapat siya ay 10 pounds. Dapat siya ay 10,000 WBC. At dapat meron siyang 10 grams per deciliter hemoglobin. Nagkakaintindihan po ba, yes or no? Yes, pero syempre, kaibigan, guys, alam ko, inaabangan mo ito, both sa Zoom at dyan sa Facebook Live. Sige po, kaibigan, maglabas tayo ng konting technique. Okay ba yon? Yes or no? Yes, very good. Bakit? Kasi sa board exam, dapat gagamitin mo ang 100%. Tama. Sa board exam, dapat gagamitin mo ang 100%, Eugene. Kasi kapag hindi mo ginamit ang 100%, matatalo ka. Kaya kung ako sa iyo, isama mo na si Vincent, si Dennis, si Alfred. Magtulong-tulong kayo, pati si Master Jeremiah. Narinig mo ba yun, Eugene? Hindi mo kayang talunin ang aming kapatid. Tapusin. Kaya dapat kaibigan, kung ako sa'yo, itodo mo ang 100% mo. Nakukuha nyo ko, yes or no? Lalabanan natin sila. So are you still with me? Yes, are you still with me? Yes, very good. Okay guys, therefore, always remember, dahil nabuksan natin ang topic na WBC, sige po kaibigan guys, let's discuss your WBC for a bit. Okay lang ba? Yes or no? Yes, very good guys. Pero para ma-discuss ang WBC, kailangan kaibigan makikinig ka, dapat tututok ka, both Facebook Live and here in Zoom, dapat nakatutok ka. Nakukuha nyo ko, yes or no? Yes, very good. Therefore, okay kaibigan, always remember, para yan ay makabisado, sasabihin mo lang, never let monkeys eat bananas. Go! Guys, ano daw? Never let monkeys eat bananas. Alam ko, nandiyan ka sa kabilang side ng ating monitor, pero kaibigan guys, sabihin mo lang kahit yan sa isip mo, never let monkeys eat bananas. Yes, you heard it right. Never let monkeys eat bananas. Ayan. Okay, ano daw? You will have your never let monkeys eat bananas. Sir, bakit? Okay guys, i-discuss lang natin ha. You will have your never let monkeys eat bananas. Ayan. Nagkakaintindihan po ba, yes or no? Yes, sir. Bakit never let monkeys eat bananas? Because those are your WBCs. Nakukuha? Yes, very good guys. N stands for your neutrophils. Very good guys. Ito po ang ating neutrophils. Guys, L. You will have your what? Guys, L. You will have your lymphocytes. Ayan. You will have your lymphocytes. Nakukuha? Yes. M, you will have your monocytes. Guys, M, you will have your monocytes. E, you will have your eosinophils. At syempre, kaibigan guys, B, you will have your basophils. Nagkakaintindihan po ba, yes or no? Yes, very good. Guys, always remember, never let monkeys eat bananas. Therefore, kaibigan, ano yung una? You will have your neutrophils. Ano yung pangalawa? Lymphocytes. Pangatlo, you will have your monocytes. Pangapat, you will have your eosinophils. And of course, guys, you will have your basophils. Nakukuha niyo ko, yes or no? Ah, kaya pala. Guys, kaya pala kaibigan, meron din tayong tinatawag na mnemonic na clan. Nakukuha niyo ko, yes or no? Yes, very good. Guys, you have to remember your clan. Very good. Sir, ano pong ibig sabihin ng clan? So kapag sinabi natin clan, si kaibigan guys, this is chronic lymphocytes, chronic lymphocytes, acute neutrophils. Nagkakaintindihan po ba, yes or no? Yes, very good. Ano daw kaibigan guys, you will have your clan. Anong ibig sabihin ng clan? Chronic lymphocytes, acute neutrophils. Nagkakaintindihan po ba, yes or no? Yes, very good. Okay sir, magagamit po ba namin yan sa board exam? Opo.
Guys, magagamit yan. Bakit? Always remember, kapag sinabi natin chronic ang condition, ang tataas sa'yo, most probably lymphocytes. Kapag acute ang isang condition, most probably ang tataas sa'yo, kaibigan, ay neutrophils. Nakukuha nyo ko yes or no? So for example, Archie is suffering from acute, guys, acute lymphoiditis, which laboratory result is elevated. Guys, therefore, kapag nakita mo sa choices yan, anong isasagot mo? Of course, kaibigan, isasagot mo neutrophils. Sir, bakit? Kasi kaibigan, guys, yan ang common na tumataas kapag acute yung isang condition. Nagkakaintindihan po ba yes or no? Nagkakaintindihan po ba yes or no? Yes, very good. Next, of course, guys, kapag chronic naman ang isang condition, for example, Archie is suffering from chronic ear problems o kaya chronic infection which laboratory result is elevated. Therefore, kaibigan, guys, your answer will be your lymphocytes. Nakukuha nyo ko yes or no? Yes, very good. Guys, the answer will be lymphocytes kasi chronic na yung condition natin. Nagkakaintindihan po ba yes or no? However, kaibigan, guys, however, ito ang tatandaan mo. Ang ating WBC nadidivide sila sa dalawa. Ano po yun? You will have your granulocytes and of course, you will have your agranulocytes. Ano daw? Meron tayong mga granulocytes and agranulocytes. Now, ano yung common na tinatanong sa board exam? Guys, ang common na tinatanong sa board exam, alin sa mga WBC ang granulocytes? Okay, kaibigan, guys. Therefore, kapag yan ang tinanong, ang tanong, ikaw ba ay nanonood ng Cartoon Network? Yes, kung ikaw ay nanonood ng Cartoon Network, kaibigan, sino yung batang lalaki na kakulay green? Guys, na lumalaban sa mga halimaw. Sino kasi yan, kaibigan? Ano kasi pangalan yan? Exactly, kaibigan, guys. Yan ay si Ben 10. Exactly, kaibigan, Ben 10. Exactly. Bakit? Kasi ang granulocytes mo, sila kaibigan guys, yung tinatawag nating Ben 10. Nakukuha nyo ko yes or no? Yes. Sir, bakit Ben 10? Sir, bakit Ben 10? Kasi kaibigan guys, B, basophils, E, eosinophils, and neutrophils. Sila ang granulocytes mo. Nakukuha nyo ko yes or no? Yes. Very good. At syempre kaibigan, sir, ano yung 10? Kasi kaibigan, ang normal limit ng WBC, dapat 10,000 lang. Ayun! Very good. Nagkakaintindihan po ba yes or no? Yes, very good guys. Therefore, you will have your Ben 10. Nagkakaintindihan? Yes, basophils, eosinophils, and neutrophils. At syempre kaibigan guys, no, 10K ang limit ng ating WBC. Nakukuha anything above 10,000 will be considered what? Infection. Nakukuha nyo ko yes or no? Yes, very good. Okay kaibigan guys, natututo? Yes or no? Yes, natututo? Yes or no? Yes, very good. Ayan, sige po. Kung natututo, okay guys, therefore, let's erase this. Okay guys, no, burahin natin to. Let's go to your what? Guys, let's go to your cleft palate. Okay, kaibigan. Guys, sa ating cleft palate, always remember, sir, ano po ang surgery natin pagdating sa ating tinatawag na cleft palate. Of course, kaibigan, guys, the most common surgery for this is what? Of course, you will have your palatoplasty. Nakukuha nyo ko yes or no? Yes, very good. Guys, you will have your palato. You will have your palatoplasty. Very good. Guys, kapag sinabi natin palatoplasty, always remember, this is the surgical repair of your cleft palate. Yes, you heard it right, kaibigan. This is the what? The surgical repair of your cleft palate. Nakukuha? Yes. Ang tanong, sir, meron po ba tayong rule dito? Yes, meron pa rin tayong rule. Sir, ano po yung rule natin dito? Guys, ang rule natin is not too early. Okay, kaibigan, guys, not too early. At the same time, not too late. Guys, not too late. Nagkakaintindihan po ba? Yes or no? Yes. Sir, bakit? Kapag too early tinahiyan, ano po ba ang pwede mangyari? Guys, magre-reopen ulit yung kanyang palate. Nakukuha nyo ko yes or no? Kasi syempre, kaibigan, lalaki pa yung kanyang palat, therefore, maghihiwalay ulit, therefore, magre-reopen kapag too early mo siyang tinahe. Nakukuha nyo ko yes or no? Yes, kapag too late naman, ito na yung magre-result ng ating tinatawag na speech problem. Dito na siya magkakaroon ng tinatawag nating speech problem. Nakukuha nyo ko yes or no? Yes, very good. Guys, bakit? Kasi kaibigan, syempre, matututo na magsalita yung bata kung hindi pa natatahi ang kanyang palat. Therefore, kaibigan, mahihirapan siyang mag-pronounce. Mahihirapan siyang mag-enunciate ng words. Therefore, always remember, kapag too late, magkakaroon siya ng speech problem. And this is usually kailan, kaibigan? It is usually done 18 to 24 months. Nakukuha niyo ko yes or no? Yes, very good. Usually, it is 18 to 24 months. Bago matutong magsalita ang bata, dapat natahi mo na siya. Nakukuha niyo ko yes or no? Yes, very good. Okay, kaibigan, guys. Are we clear on that? Yes or no? Yes, are we clear on that? Yes or no? Yes, very good. Okay, sige po. Okay, kaibigan, guys, kaya tabat
always remember, on time yan. Ang palatoplasty, dapat on time. Kasi kaibigan, kapag too early, ano mangyayari? Always remember, magre-reopen. Kapag too late, magkakaroon ng speech problem. Nakukuha nyo ko, yes or no? Yes, very good. Inulate. Magiging too late na. Magkakaroon na siya ng speech problem. Nagkakaintindi po ba, yes or no? Yes, very good. Okay, kaibigan, guys. At kailan ito ginagawa? Always remember, guys, 18 to 24 months. Commonly, 18 to 24 months po, guys, kapag gagawin siya. Nakukuha nyo ko, yes or no? Yes, very good. Okay, guys, now, let's have a short recap. Guys, if you are still there, are you still with me? Yes or no? Yes, are you still with me? Yes or no? Yes, very good. Gusto ko, kaibigan, both Facebook Live, guys, at dyan, sa ating kaibigan, guys, Zoom, always remember, gusto ko sumasagot dahil lahat ng sumagot, kaibigan, magiging RN. Tama ba ako, yes or no? Yes, lahat ng sasagot, magiging RN. Lahat ng sasagot, kaibigan, magiging registered nurses. Nakukuha nyo ko, yes or no? Yes, very good. Ang tanong, meron ba tayong clep lip at clep palat? Meron ba tayong clep lip at clep palat? Meron ba tayong clep lip and clep palat? Ayun, kaibigan, maraming nag-yes. Kung maraming nag-yes, kaibigan, magpa-check up kayo. Nakukuha nyo ko, yes or no? Yes, kung meron kang clep lip at saka kung meron kang clep palat, kaibigan, guys, oras na para patahin mo yan. Pambihira ka. Okay, kaibigan, guys, ipatahin mo na yan. Pagawa mo yan. Nakukuha nyo ko, yes or no? Yes, very good. Okay, kaibigan, andinaw ng tanong ko eh. Meron ba tayong clep lip? Yes. Meron ba tayong clep palat? Yes, very good. Kung meron kang ganito, kaibigan, huwag mong tipirin ang iyong sarili. Okay, kaibigan, always remember, patahin mo na yan. Ipagamot mo na. Meron tayong surgery for that. Okay? Yes, gayon. Uulitin ko, kaibigan. Kaibigan, serious na tayo. Are you ready? Yes or no? Yes, very good. Are you ready? Yes or no? Yes, very good. Siyempre, kaibigan. Guys, let's do this. Oh, guys, let's have a short recap, kaibigan, guys, of the first condition we have discussed today. Let's do this, kaibigan, guys. Ang tanong, meron ba tayong diniscuss na clep lip? Yes, meron ba tayong diniscuss na clep palat? Yes, very good. Lip palat, lip palat, lip palat. L for lip, P for palat. Are you ready? Yes or no? Yes, very good. Large nipple, guys. Large nipple, large nipple. Large nipple, very good lip. Sino gagamit ng cup or medicine dropper? Cup or medicine dropper? Cup or medicine dropper? Very good, kaibigan, guys. That will be your palate. Tama ba ako, yes or no? Yes, very good. Sino, kaibigan, ang merong risk for aspiration? Risk for aspiration? Risk for aspiration? Both, very good, guys. Risk for aspiration, both. Sino ang may risk for infection? Sino may risk for infection? Very good, both pa rin. Ang tanong, kaibigan, sino sa kanila ang merong speech problem? Sino sa kanila may speech problem? Very good, kaibigan, guys. Palate ang may speech problem. Tama ba ako, yes or no? Yes, very good, guys. Paano kapag sinabi nating kaloplasty? Pag sinabi nating kaloplasty, lip or palate? Lip or palate? Very good. That is lip. Very good. Kapag sinabi nating kaloplasty, ang tanong, meron ba tayong rule na sinusundan? Yes, very good, guys. Ano yung rule na sinusundan natin? Ano yung rule na sinusundan natin? Very good. That is rule of 10. Tama ba ako, yes or no? Yes, very good. Kapag sinabi nating rule of 10, always remember, kaibigan, dapat ba siya ay 10 weeks? Yes. Siya ba dapat ay 10 pounds? Yes. Dapat siya ba ay may 10,000 WBC? At siya dapat ay may 10 grams per deciliter hemoglobin? Yes or no? Yes. Yes, very good. Ikaw dyan sa Facebook Live at ikaw dito sa Zoom, kaibigan, sumabay ka na kasi magiging RN, kaibigan, ang sasabay. Ang tanong, kaibigan, dinagdagan ba natin ang ating discussion ng WBC? Yes or no? Yes. Kapag sinabi natin WBC, meron ba tayong never let monkeys eat bananas? Yes, very good. Never let monkeys eat bananas. Guys, sa chronic, ano yung lumalabas? Sa chronic, ano yung tumataas? Sa chronic, ano yung tumataas? Very good. Lymphocytes. Very good, guys. Pa sa acute, ano yung lumalabas? Sa acute, ano yung tumataas? Very good, guys. That will be your neutrophils. Tama ba ako, yes or no? Yes, very good. Therefore, kaibigan, guys, sino sa kanila ang granulocytes? Sino sa mga yan ang granulocytes? Siyempre, kaibigan, guys, siya si Benson. Tama ba ako, yes or no? Basophils, eosinophils, neutrophils, at ano ang limit natin? Para makonsider na normal ang WBC, ano ang limit natin? Very good, 10,000. Tama ba ako, yes or no? Yes, very good, guys. Question. Pag sinabi natin palatoplasty, ito ba ay sa clef palate? Yes. Kapag sinabi natin palatoplasty, ito ba ay sa clef palate? Yes, very good, guys. Dapat ba? Not too early and not too late? Yes. Kasi kapag too early, magre-reopen ba yan? Yes. Kapag too early, magre-reopen ba yan? Yes. Kapag too late, ano ang mangyayari? Guys, kapag too late, ano ang mangyayari? Kapag too late, ano mangyayari? Very good, kaibigan. Magkakaroon na siya ng speech problem. Very good. Okay, kaibigan, mukha yatang active na active tayo ngayong araw na to. Okay, kaibigan, mukha yatang marami tayo magiging RNs ngayong araw na to. Guys, sino ang dapat matakot, kaibigan? Ang BON or tayo? Guys, syempre, dapat ang matakot ay BON dahil tayo, pinaghandaan sila. Pero sila, hindi tayo pinaghandaan. Yun! Yes! Yeah!
Very good. Okay, kaibigan. Guys, come on. Let's do this. Mag-ingat na sila. Humanda na sila. Kasi 100% na tayo. Nagkakaintin po ba yes or no? Yes, very good. Hop. Okay, kaibigan. Guys, therefore, let's do this. Guys, are you ready? Yes or no? Yes, very good. Okay, guys. Now, let's have your other disease condition. Ano, kaya pa? Ano, discuss pa tayo ng isa? Ano, discuss pa tayo ng isa? Yes, very good. Discuss pa tayo ng isa. Okay, kaibigan. Sir, ano po yung next condition na i-discuss mo? Okay, kaibigan, guys, ayan. Ang next condition na i-discuss natin is of course your GERD. Nakukuha? Ayan, nakikita ko yung mga comments. Sabi, kahit mag-extend pa daw. Guys, dyan sa Facebook Live, pati kaibigan, guys, dito sa Zoom, okay lang ba mag-extend tayo hanggang 3 a.m.? Very good, guys. Mag-discuss tayo, kaibigan, hanggang 3 a.m. Okay lang ba sa inyo? Yes or no? Yes, very good. Okay, kaibigan, guys, hanggang 3 a.m. Hanggang madaling araw na po tayo dito. Nakukuha nyo ko yes or no? Eh, sir, hindi ba kami parang sabog nun? Okay lang. Guys, yes, very good, guys. Hanggang 3 a.m. tayo, kaibigan. Mag-iingay tayo hanggang 3 a.m. Yeah. Very good. Yes. Come on, guys. Para sa lisensya. Okay, kaibigan. Guys, therefore, let's do this. Are you ready? Yes or no? Yes, very good, sir. Ano po ang meron? Of course, the next topic will be your GERD. Very good. You heard it right, kaibigan. Guys, you will have your GERD. Okay. Guys, seryoso yata yung mga nandito sa Zoom natin. Okay, kaibigan. Guys, seryoso yung mga nasa Zoom natin. Hanggang 3 a.m. daw talaga. Okay, kaibigan. Pabihira kayo. Okay, guys. Pabihira kayo. Okay, sige po. Let's do this. Are you still with me? Yes or no? Yes. Shout out po, kaibigan, sa lahat ng mga aspiring RNs natin dyan, sa atin po mga guests, sa lahat po na nanonood dyan, both this Zoom at saka po dyan sa Facebook Live. Shout out po sa inyo lahat. Naway maganda ang evening po nating lahat. Ayan, a blessed evening to all of us. Ayan, guys. Next, of course, let's discuss your GERD. Very good, guys. Let's discuss your GERD. Sir, kapag sinabi natin GERD, ano po ito? This is your gastroesophageal reflux disease. Nakukuha nyo ko yes or no? Yes, very good. Okay, kaibigan, guys. This is your what? Gastroesophageal reflux disease. Now, always remember, kapag sinabi natin gastroesophageal reflux disease, actual board exam question ito. Ano daw ang another name for GERD? The other name for GERD is Calasia. Very good, guys. Ano daw ang another name for GERD? The other name for GERD is, of course, your Calasia. Nakukuha nyo ko yes or no? Yes, very good. Now, kaibigan, guys, ibahin natin ang style ng ating discussion. Gawin natin, kaibigan, blended ang discussion ngayon. Okay, kaibigan, guys, therefore, ano po ang problem pagdating sa GERD? Guys, ang problem pagdating sa GERD, the problem is what? Okay, guys, let's talk about the problem. Sir, ano po yung problem? Ang problema, kaibigan, sa ating GERD ay ano? Ano ang problema, kaibigan? Ang problema ay ikaw. Ikaw ang problema, kaya iniwan ka niya. Boom! Tayo na lang dalawa. Tayo na lang magsama. Tayo na lang dalawa. Okay, kaibigan, guys. Ayan, baka kasi inaantok ka na. Okay, kaibigan, guys. Ano daw problem? Ikaw daw. Kaya kanya sinuka. Okay, kaibigan, guys. Therefore, always remember, guys, the problem is, of course, you will have your incompetent. Guys, you will have your incompetent LES. Nakukuha nyo ko yes or no? Yes, very good, sir. What is LES? This is your lower esophageal sphincter. Nakukuha nyo ko yes or no? Yes, very good, guys. This is your lower esophageal sphincter. Nakukuha nyo ko yes or no? This is also known as your cardiac sphincter. Very good, guys. Ayan. Also known as your cardiac sphincter. Now, always remember, kaibigan, bigyan natin ng drawing. Okay, kaibigan, bigyan natin ng drawing. Okay, sir, paano po ba yan? Of course, you will have your esophagus, right? Okay, guys, meron tayong esophagus. Siyempre, kaibigan, meron tayong stomach here. Guys, you will have your stomach here. And of course, you will have your intestines. Nakukuha nyo ko yes or no? Sir, ang late naman nung stomach. Opo, diet siya. Okay, pandemic kasi, diet siya. Kaya maliit yung stomach, sorry. Okay, kaibigan, guys, therefore, always remember. Okay, sir, alin po dyan yung tinatawag nating lower esophageal sphincter? This part is your lower esophageal sphincter. Nakukuha nyo ko yes or no? Yes, very good. Now, I have a question. If this part is damaged, if that part is damaged, what will happen? Siyempre, kaibigan, walang magre-regulate ng pagpasok at paglabas ng pagkain from your esophagus to your stomach and stomach to your esophagus. Therefore, pwede ba
tayong magkaroon ng tinatawag nating reflux, yes or no? Yes, very good. Guys, pwedeng magkaroon ng reflux yan. Susuka siya. Nagkakaintindi na po ba, yes or no? Yes, very good, guys. At kapag sumuka yan, magkakaroon, kaibigan, ng reflux. Nakukuha? At syempre, kapag nag-reflux, ang ating hydrochloric acid, can it damage your esophageal linings? Yes. Can it damage your GI linings? Yes, especially kung pedya yan. Syempre, kaibigan, medyo manipis pa ang mucosal barrier niya. Therefore, what will happen? It is easily damaged. Kaya, kaibigan, prone ang bata na magkaroon ng GERD. Nagkakaintindi po ba, yes or no? Yes, very good. Nagkakaintindi po ba, yes or no? Yes, very good. Therefore, always remember, let's talk about the signs and symptoms. Pag-usapan natin yan, kaibigan. So, let's have your signs and symptoms. Come on, let's do this. Are you still with me? Yes or no? Yes, very good. Active ka ba ba? Dyan, yes or no? Yes, very good. Dyan sa Facebook Live, are you still with us? Yes or no? Comment din dyan, kaibigan, sa Facebook Live. Nakikita rin namin ang comments dyan. Pati dito sa Zoom, nakikita namin lahat yan. Kaya comment na ng comment. Sasabay ka ba? Sasabay. Therefore, kung ikaw ay sasabay, what are the signs and symptoms? Number one, syempre, nagkakaroon sila ng forceful vomiting. Very good. Ano daw, guys? They will have forceful vomiting. Guys, when we see forceful, ibig sabihin, kaibigan, it tends to be projectile. It tends to be, kaibigan, pressurized vomiting. Nakukuha niyo ko, yes or no? Yes, very good. At the same time, always remember, ano pa ang nangyayari? Syempre, kaibigan, nagkakaroon sila ng tinatawag nating heartburn. Nakukuha niyo ko, yes or no? Makakarandam sila ng chest pain. Bakit? Because the hydrochloric acid is backflowing or regurgitating. Therefore, kaibigan, it can damage the linings. Therefore, or ano nangyayari, nagkakaroon sila ng heartburn, nagkakaroon sila ng pain in the chest area. Nakukuha? Yes. At the same time, always remember, nagkakaroon din sila ng bitter taste in the mouth. Sir, bakit bitter taste in the mouth? Because your hydrochloric acid is naturally bitter in taste. Nakukuha nyo ko, yes or no? Yes, very good, guys. Your hydrochloric acid is naturally bitter in taste. Pero wait, there's more. Guys, ang tanong, minsan kahit wala ka namang GERD, minsan ba nakakarandam ka, kaibigan, na parang may mapait sa bibig mo? Guys, tingnan nga natin. Minsan ba nakakarandam ka ng parang may mapait sa bibig mo? Yes or no? Okay, guys, yes or no? Ayan, kaibigan, guys, ang dami nag-yes. Kung nag-yes ka, kaibigan, at wala ka namang GERD, ibig sabihin, kaibigan, kulang ka lang sa toothbrush. Yes, very good. Kulang ka lang sa toothbrush. Yeah. I wanna no. Ha! Very good. Okay, kaibigan, guys. Therefore, yung mga nag-yes, kulang lang yan sa toothbrush. Toothbrush din. Nakukuha niyo ko, yes or no? Wala naman palang hydrochloric acid na nag-backflow. Guys, baka yan lang yung ulam kahapon. Okay, kaibigan, guys. Therefore, let's do this. Are you still with me? Yes or no? Yes, very good. Okay, guys. Bitter taste in the mouth. And of course, you will have your dysphagia. Guys, kung meron tayong dysphagia, meron din tayong tinatawag na odinophagia. Very good. Sir, magkaiba ba yung term na yan? Yes, very good, guys. These two terms are different. Magkaiba po ang dysphagia, magkaiba po ang odinophagia natin. Nakukuha nyo ko, yes or no? Yes, very good. Sir, what is the difference between dysphagia and odinophagia? Guys, kapag sinabi natin dysphagia, this difficulty of swallowing. Very good. Ano daw, kaibigan? Difficulty of swallowing. Kapag sinabi natin odinophagia, always remember, kaibigan, this is painful swallowing. Ano daw po? This is painful swallowing. Nakukuha? Yes, very good. Now, always remember, bakit nagkakaroon ng dysphagia? Bakit nagkakaroon ng odinophagia? Simply lang, it's because of your hydrochloric acid reflux. If you will have hydrochloric acid reflux, will it damage your esophageal linings? Yes. Will it damage your mucous linings? Yes. Very good. Therefore, kapag na-damage yan, ano ang mangyayari? It tends to be painful. At dahil masakit ang iyong paglunok, natural mahihirapan ka. Nakukuha, kaya kaibigan, odinophagia comes hand in hand in dysphagia when it comes to your GERD. Nagkakaintindihan po ba, yes or no? Yes. Very good. At syempre, always remember, nagkakaroon din tayo ng tinatawag nating hoarseness. Nakukuha? Yes. Very good. Nagkakaroon sila ng hoarseness of voice, just like yours truly. Nakukuha nyo ko, yes or no? Bakit? Guys, kasi kapag nagkakaroon ng regurgitation, pwede tayong magkaroon ng tinatawag nating laryngeal damage. Nakukuha nyo ko, yes or no? Yes, very good. Guys, pwede tayong magkaroon ng tinatawag nating laryngeal damage. Therefore, if there is hoarseness, ibig sabihin, kaibigan, may laryngeal damage ang bata. O kaya naririnig mo yung cry niya, yung iyak niya, kaibigan, medyo paos, medyo malat. Ibig sabihin, kaibigan, guys, pwedeng nag-backflow yan sa ating voice box and it have caused damage to your larynx. Nakukuha nyo ko, yes or no?
Yes, very good. Now, kaibigan, para hindi mo makalimutan, always remember, what is the other name for GERD? Kalesya. Tama? At tatandaan mo, never gagana ang kalesya kung walang horse. Never gagana ang kalesya kung walang horse. Nagets mo ba? Yes, very good, guys. Dahil ang kalesya, kailangan ng horse. Yun! Lakuha mo. Tama ba ako, yes or no? Yes, kung lakuha mo. Come on. Very good, guys. Magaling. Meron ka na namang isang technique papunta sa board exam. Very good, guys. Hindi mo na makakalimutan. Tama ba ako, yes or no? Yes, very good, guys. Ibig sabihin, kalesya, kailangan niya ng horse. Therefore, kapag may kalesya, may horseness. Nagkakaintindi po ba, yes or no? Yes, very good. Represent. Nakukuha niyo ako, yes or no? Yes, very good. Therefore, sir, will we have our diagnostic procedure? Yes, very good, guys. Meron tayong diagnostic procedure. Okay, kaibigan. Sir, what will be your diagnostics? Okay, kaibigan, syempre, you will have your barium swallow. Nakukuha nyo ko, yes or no? Yes, very good, guys. You will have your barium swallow. Now, let's discuss the concept of barium in a fast manner. Nakukuha nyo ko, yes or no? Yes, very good. Always remember, ang barium, always remember, no? Kaya lang yan tumagal sa loob ng katawan. Kaibigan, guys, at about 2 days. Nakukuha nyo ko, yes or no? Hanggang 2 days lang po yan, pwedeng tumagal sa loob ng katawan. Kapag hindi mo na eliminate ang barium sa loob ng katawan, within 2 days, always remember, pwede yung tumigas, pwede yung mag-cause ng obstruction. Nakukuha nyo ko, yes or no? Yes, very good. Now, the main goal of a nurse is, guys, after the barium swallow, we must eliminate the barium. And how will you eliminate your barium? Guys, paano natin i-eliminate yan? Siyempre, kaibigan, guys, by increasing your oral fluid intake, by increasing your OFI. Nakukuha nyo ko, yes or no? Yes, very good. At siyempre, always remember, you can also use your laxative as ordered. Nakukuha? Yes, very good. Para ilabas niya ang ating barium sa ating ihi, ilabas niya ang ating barium sa ating tae. Nagkakaintindihan po ba? Yes or no? Yes, very good. Guys, are we clear on that? Yes, are we clear on that? Yes or no? Yes, very good. Guys, ulit, ilang days lang pwedeng tumagal ang barium sa loob ng katawan? Ilang days lang, guys? Ilang days lang? Very good, 2 days lang. Guys, therefore, ano ang kailangan natin? Do we need to eliminate the barium? Yes or no? Yes, very good, guys. We need to eliminate the barium. And how will you eliminate it? Will you increase your oral fluid intake? Yes, very good, guys. Will you give your laxatives as ordered? Yes or no? Yes, very good. Nagkakaintindihan? Yes, nagkakaintindihan? Yes, very good. Kung nagkakaintindihan, next, of course, guys, we need to have your management. Very good, guys. Therefore, management tayo. Sir, mukha yatang marami tayong i-discuss. Ang tanong, natututo ka ba? Yes, are you still there? Yes or no? Yes, dyan sa Facebook Live, kaibigan, shout out sa inyo. Are you still there? Yes or no? Ayun, kaibigan, guys, may mga nag-yes sa Facebook Live. Yes, buhay na buhay pa rin tayong lahat. Tama ba ako, yes or no? Yes, very good. Ayan, yung mga pinaka-active dyan. Ayan, shout out agbay Caroline Hanna from UB. Ayan, kaibigan, guys, syempre, shout out din kay Mylene, kay Gab Legson. Ayan, very good. Guys, syempre, yung mga yan, kaibigan, meron na kayong libreng asukan. 2 kilong asin. 2 kilong asukan. 1 kilo paminta, 2 kilo ng bigas. Very good, ayan. Okay, congratulations sa inyong lahat. Nakukuha nyo ko, yes or no? Yes, very good. At lahat na nanonood dyan, bigyan ng jacket ang mga yan. Very good, kaibigan, guys. Bigyan ng jacket. Very good. Okay, kaibigan, guys. Yan. Thank you na rin sa ating mga sponsors. My Marble Herbal Tahibo. At syempre, kaibigan, Listerine Cool Mint Bello. At syempre, Watson's. Okay, kaibigan, para feeling mo nanonood ka game show, eh, no? Guys, game show. Okay, kaibigan, guys, therefore, let's do this. Let's have your management. Sir, ano po yung management po natin? Okay, kaibigan, ang management natin is, of course, you will have your low-fat. Low-fat, natatawa ko. Low-fat, high-fiber diet. Nakukuha? Yes, very good, guys. Low-fat, high-fiber diet. Nakukuha nyo ko, yes or no? Yes, very good. Sir, bakit low-fat? Sir, bakit low-fat? Guys, kasi ang fats, they are hard to digest. Nakukuha nyo ko, yes or no? If you will recall the principles of your GI, both pedi and adult, guys, always remember, ang high fat diet natin, ang fat, mahirap siyang i-digest. Nakukuha nyo ko, yes or no? It takes around 4 to 6 hours before it goes to your gastric emptying phase. Therefore, kaibigan, it's hard to digest. Nakukuha nyo ko, yes or no? If it is hard to digest, therefore, more likely na maisusuka yan ng bata. More likely na i-regurgitate niya. Nakukuha nyo ko, yes or no? Yes, very good. Kaya low fat. Next, sir, bakit high fiber diet? Number 1, guys,
fiber enhances digestion. Number two, it increases peristaltic movement. Number three, mas okay na itain niya kesa isuka niya. Nagigets niyo ko, yes or no? Mas okay, kaibigan, na itain niya kesa isuka niya. Nagigets niyo ko, yes or no? Ngayon, tanungin kita. Both Facebook Live at dito sa Zoom, ano ang mas okay? Guys, nasusuka o natatae? Tanungin kita, kaibigan. Ano mas gusto mo? Nasusuka o natatae? Bilis. Sagot, kaibigan. Sagot. Guys, nasusuka, natatae. Guys, ayan, natatae. Ayan, natatae. Ayan, natatae. Nakukuha niyo ko, yes or no? Yes, very good. Guys, mas okay yung natatae kesa sa nasusuka. Tama ba ako, yes or no? Yes, pero ito ang tatandaan mo. Depende. Nakukuha? Depende. Kung nasa bus ka, hello? Mukhang mahirap yata akong natatae. Tama ba ako, yes or no? Yes, very good. Guys, kung nasa bus ka, mukhang delikado yata kapag natatae ka. Tama ba ako? Kapag sa bus, always remember, parang mas okay yung nasusuka kesa sa natatae. Okay, kaibigan, bakit? Kasi kaibigan, kapag sa bus, natatae ka, kulang na lang tawagin mo lahat ng espiritu. Nakukuha niyo ako, yes or no? Kulang na lang, kaibigan, tawagin mo lahat ng engkanto sa paligid mo. Tama ba ako, yes or no? Yes. Yes, very good. Sana po huwag akong matae. Sana'y dumating na ako sa aking pupunta. Very good. Nagkakaintindi na po ba, yes or no? Yes, very good. Mahirap talaga. Tama? Yes. Okay, sige po. Ayan, minus 10 tayo sa langit. Ayan, kaibigan, guys. Minus 10 na tayo sa langit. Okay, kaibigan, guys. Are you still with me? Yes or no? Yes, very good. Guys, low fat, high fiber diet. Guys, always remember, low fat, high fiber diet. Nakukuha? Yes. Next, of course, you will have your SFF. Sir, ano daw? You will have your SFF. Sir, what is SFF? SFF is your small. Guys, this is your small. Frequent, this is your small frequent feeding. Nakukuha nyo ko, yes or no? Yes, very good, guys. Ano daw? Small frequent feeding. Nakukuha. Sir, bakit small frequent feeding? Guys, I will teach you one concept. Nakukuha nyo ko, yes or no? Bakit small frequent feeding tayo? Guys, ituturo ko ang isang konsepto. Tatandaan ang concept na to, kaibigan, guys. Put an asterisk on this one. Always remember, increase in stretch, increase in stretch, increase in stretch, increase in contraction. Ano daw, kaibigan? Increase in stretch, increase in contraction. Increase in stretch, increase in contraction. Always remember that concept. Nakukuha nyo ko, yes or no? Yes, very good, guys. Every time I will say increase in stretch, you will answer increase in contraction. Nakukuha nyo ko, yes or no? Yes, very good, guys. Increase in stretch, increase in contraction. Increase in stretch, increase in contraction. Tama ba ako, yes or no? Yes, very good. Now, para i-demonstrate sa iyo ang teoryang yan, guys, meron akong dalawang lobo. Ilan daw ang lobo na meron ako? Dalawa. Nakukuha nyo ko, yes or no? Guys, eto ang unang lobo. Nakikita nyo ba? Diyan sa Facebook Live, diyan sa Zoom, nakikita nyo ba? Eto yung lobo, oh. Guys, nakikita nyo ba? Eto, oh, nakikita nyo, oh. Guys, ayan. Anong wala? Hindi, guys. Ang hindi nakakita, kaibigan, mahinang nila lang. Nakukuha. Mahina pa ang spiritual mo kapangyarihan. Hindi mo nakikita ang lobo. Nakikita mo ba? Yung mga nakakakita, comment ng yes. Ibig sabihin, malakas ang spiritual na kapangyarihan. Okay, kaibigan, nakikita na ba? Yes or no? You know, dumami na yung nakakakita. Nakikita, tama? Yes, kasi yung nakakakita, kaibigan, papasa sa board exam. Ngayon, last time, tatanungin kita, nakikita ba yung lobo? Yes or no? Very good, ayun, nag-yesan na sila. Okay, kaibigan, basta't board exam na nakataya, yes na ang sagot. Okay, kaibigan, eto ha, nakikita ha? Okay, hihipan ko ang lobo. Very good. Ayan, ang laki ng lobo. Tama? Ngayon, bibitawan ko yung lobo. 1, 2, 3. Oh, kita mo. Oh, kita mo. Nakita kita. Nakita kita. Kahit dyan sa Facebook Live, kahit dyan sa Zoom, nakita kita. Gumanyan ka, oh. Nakita kita. Tama ba ako, yes or no? Nakita kita. Nakita kita. Aminin mo. Aminin mo. Tama ba ako, yes or no? Lumipad yung lobo. Tama? Yes, oh. Meron pa akong pangalawang lobo. Okay, guys. Eto yung pangalawang lobo. Nakikita nyo ba? Yes or no? Sagot ka, kaibigan. Sagot ka. Para sa air fryer. Okay, kaibigan. Ayan. Yes, nakikita yung pangalawang lobo. Okay, hihipan ko ang pangalawang lobo. Hihipan ko ang pangalawang lobo. Guys, ngayon hihipan ko siya. Ayun, tapos ko ng hipan. Okay, kaibigan. Bibitawan ko, lobo.
Very good. Nakita mo, bumagsak. Hindi siya lumipad, bumagsak lang yung lobo. Tama ba ako, yes or no? Yes, very good. Guys, ibig sabihin, guys, ano ang konsepto niyan? Yung unang lobo, maraming hangin. Kaya malaki yung stretch. Kaya no, binitaw ko, malakas yung contraction, lumipad yung lobo. Yung pangalawang lobo, konti lang ang nilagay ko na hangin. Dahil konti lang ang nilagay ko na hangin nung binitawan ko, hindi sapat yung lakas ng lobo, hindi sapat yung stretch ng lobo para magkaroon ng malakas na contraction, kaya hindi lumipad yung lobo. Same thing with your stomach, same thing with your GI. Nagigets nyo ako, yes or no? Kapag konti lang ang kinain ng bata, ano ang mangyayari? Konti lang yung stretch ng stomach. Therefore, kahit mag-contract yan, hindi sapat para ilabas niya ang kinain niya. Hindi kamukha kapag talagang cargador meal siya. Hindi kamukha kapag marami siyang kinain. Malaki yung stretch ng stomach, kaya ano nag-contract? Malakas, kaya siya nagkaroon ng projectile vomiting. Oh! Ang ganda na magkaka-present! Tama ba ako, yes or no? Yes, very good. Pupusta ako, kaibigan. Mas na-visualize mo siya. Mas naintindihan mo siya. Tama ba ako, yes or no? Yes, very good. Okay, good. Okay, kung mas naintindihan, kung mas nakuha, therefore, yun ang rationale kung bakit small frequent feeding tayo. Nagkakaintindihan po ba, yes or no? Yes, very good. Okay, guys, are we clear on that? Yes or no? Yes, are we clear on that? Yes or no? Yes, very good. Ayan, salamat sa lobo. Tama? Yes. Okay, guys. Next, of course, maliban sa small frequent feeding natin, meron tayong i-avoid. Sir, ano po yung mga dapat nating i-avoid? Siyempre, kaibigan, ang dapat nating i-avoid ay ano? Guys, what are the things we need to avoid? Guys, the things we need to avoid is, ano, kaibigan, umasa. Very good. Umasa ng walang inaasahan. Masakit kasi yun eh. Kaya ka iniiwan. Lagi ka nalang ganyan. Hindi mo iniiwasan yan. Lagi ka nalang napo-fall. Wala namang sumasalo. Wow! Very good, kaibigan. This is Wish 107.5 Magic. Okay, guys, are you still with me? Yes or no? Yes, very good. Sir, ano po ang i-avoid natin? Siyempre, kaibigan, guys, avoid spicy foods. Very good, guys. No, avoid spicy foods. Bakit? These are gastric irritants. Guys, avoid tobacco. Nakukuha nyo ko, yes or no? Sir, wait lang. Pwede ang pinag-uusapan. Bakit meron tobacco? Sir, bakit meron tobacco? Sir, bakit meron tobacco? Pwede ang pinag-uusapan. Guys, simple lang. Always remember, ang pwede yan na kinoconsider natin, kaibigan, ay hanggang adolescent. Nakukuha nyo ko, yes or no? When it comes to pedia, guys, pedia, adolescent yan, hanggang adolescent. Ang tanong, marami bang adolescent ngayon naninigarilyo yun na? Yes, marami bang adolescent ngayon umiinom na ng alak? Yes, very good. Therefore, kaibigan, guys, dapat i-avoid yan. Nakukuha because your tobacco or your cigarette smoking can increase your gastric acid. At the same time, kaibigan, guys, bawal na rin ang caffeine. Nakukuha nyo ko, yes or no? Goodbye, Starbucks. Very good, guys. Goodbye, Nescafe Creamy Whites. Yes, very good. At syempre, kaibigan, guys, goodbye, great taste, guys, chocolate milk. Tama ba ako, yes or no? Yes, very good. Guys, ayan, goodbye sa ating mga gusto. Nakukuha nyo ko, yes or no? Yes, at syempre, kaibigan, guys, goodbye din sa alcohol. Nakukuha nyo ko, yes or no? Yes, because alcohol is also a gastric irritant. Nakukuha? Yes, very good, guys. It is also a gastric irritant. Nakukuha? Yes, therefore, always remember, kaibigan, guys, kung ito ay gastric irritant, always remember, dapat natin i-avoid yan. Bakit? Kasi it also triggers vomiting. Nakukuha nyo ko, yes or no? Yes, very good. Now, what are the possible medications? Okay, kaibigan, sir, ano po yung mga meds na ibibigay natin? Of course, kaibigan, ang mga meds na ibibigay natin dyan is what? Okay, sige po, isa-isahin natin, ha? Okay, guys, pwede tayong magbigay ng tinatawag nating antacids. Nakukuha nyo ko, yes or no? Yes, very good. Now, always remember, in the board exam, they are asking antacids. Tama? Yes. Guys, antacids natin, always remember, meron tayong magnesium hydroxide o kaya, kaibigan, meron tayong aluminum hydroxide. Nakukuha nyo ko, yes or no? Magnesium base and aluminum base antacid. Now, always remember, kaibigan, ang tinatanong sa board exam dyan is the what? It's the side effect. Nakukuha? Ang side effect ng magnesium, diarrhea. Nakukuha? Yes, ang side effect ng aluminum will be your consti. Guys, you will have your constipation. Nakukuha nyo ko, yes or no? Yes, very good. Guys, uulitin ko. Guys, ang magnesium, ano daw ang side effect? Guys, ano daw ang side effect? Ano daw ang side effect, kaibigan? Guys, ano daw ang side effect? Very good, magnesium, that will be your diarrhea. Kapag aluminum, anong side effect? Guys, kapag aluminum, anong side effect? Very good, the side effect will be your what? Constipation. Tama ba ako, yes or no? Yes, very good. Now, always remember, para hindi mo makalimutan ang technique na yan, kaibigan, guys. Magnesium. Ibig sabihin, kaibigan, mag-tae. Nakukuha nyo ko, yes or no? Kaya siya diarrhea. Nakukuha nyo ko, yes or no? Yes, very good. Magnesium,
magtae. Kaya ang side effect niya, diarrhea. Nakukuha niyo ko, yes or no? Yes, very good. Sir, kapag aluminum, papano? Siyempre, kaibigan, guys, al. Tama ba ko, yes or no? Yes, alang tae. Ah, kaya pala siya, constipation. Nakukuha niyo ko, yes or no? Yes, very good. Woo! Very good. Okay, kaibigan, guys. Tama ba ko, yes or no? Yes, very good. Kapag magnesium, magtae. Kapag aluminum, alang tae. Therefore, kapag magnesium, diarrhea. Kapag aluminum, constipation. Kapag yan, kaibigan, tinanong sa board exam, okay, kaibigan, anong gagawin mo? Ngingiti ka lang. Magnesium, magtae. Aluminum, alang tae. Tama ba ako, yes or no? And then, kaibigan, titingnan ka na katabi mo. Sasabihin niya, anong ginagawa mo? Anong sasabihin mo sa kanya? Pasensya ka na. Di ka kasi sa top rank na review. Very good. Gangster! Very good. Okay, kaibigan. Aluminum, magnesium, magnesium, diarrhea, aluminum, alang tae, constipation. Very good. Okay, kaibigan. Nagkakaintindi po ba, yes or no? Yes, very good. Okay, guys. Therefore, are you still with me? Yes or no? Yes, very good. Antacids. Okay, guys. Next, of course, sir, maliban dyan sa antacids natin, sir, ano ba po ang pwede natin ibigay? Siyempre, pwede tayong magbigay ng mga H2 blockers. Nakukuha nyo ko, yes or no? Yes, very good, guys. You will have your H2 blockers. Nakukuha? Yes, ang common dito, kaibigan, yung mga tidin drugs, no? Mga tidin, 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 ranitidin, simetidin, pamotidin. Nakukuha nyo ko, yes or no? Yes. At syempre, kaibigan, guys, meron din tayong tinatawag na PPI. Nakukuha nyo ko, yes or no? Yes. Okay, guys, ano daw? PPI. Nakukuha nyo ko, yes or no? Yes, very good. Okay, kaibigan, guys, are you still with me? Yes or no? Yes. Pag sinabi natin PPI, ano po ang PPI? These are your proton. Guys, these are your proton. These are your proton pump inhibitors. Nakukuha nyo ko, yes or no? Yes, very good, guys. Always remember, these are the drugs ending with prazole. Nakukuha, these are the drugs ending with prazole. Omeprazole, osimeprazole. Nakukuha nyo ko, pantoprazole. Nakukuha? Yes, very good. Those are your PPIs. Nagkakaintindihan? Yes. At syempre, always remember, guys, no? Pag siya ay matutulog, ano ang gagawin niya? Head of bed elevated. Ano daw, kaibigan, guys? Head of bed elevated, 6 to 8 inches. 6 to 8 inches during sleeping. Sir, bakit kailangan i-elevate ang head of bed during sleeping? Bakit kailangan niyang i-elevate ng 6 to 8 inches or kasukat ng isang pillow? Siyempre, kaibigan, para hindi mag-backflow yung kinain niya. Nakukuha niyo ko, yes or no? Yes, very good, guys. Para hindi mag-backflow yung kinain niya, para hindi mag-regurgitate yung kinain niya, ayan, guys, you will have your head of bed elevated for 6 to 8 hours, kaibigan, or 6 to 8 hours, sorry, 6 to 8 inches during sleeping. Okay, kaibigan, is GERD clear? Yes or no? Yes, is GERD clear? Yes or no? Yes, very good. Clear po ba tayo? Are you sure? Yes or no? Yes, very good. Oh, can we have a short recap, guys? Can we have a short recap of our guys' GERD? Yes or no? Yes, very good. Okay, kaibigan, guys, kung recap tayo. Let's do this, guys. Are you ready? Yes or no? Yes, very good, guys. Sasabay ka ba? Sasabay. Papasa ka ba? Siyempre, papasa. Let's do this, kaibigan, guys. Ang tanong, meron ba tayong tinatawag na GERD? Yes, very good, guys. Kapag sinabi natin GERD, always remember, kaibigan, ano ang problem? Meron ba siyang incompetent LES? Yes, kapag sinabi natin incompetent LES, ano ang another name ng LES? Ito ba yung cardiac sphincter? Yes, very good. What is the other name for GERD? What is the other name for GERD? What is the other name for GERD? Calasia. Kaya, kaibigan, hindi mo makakalimutan. Nagkakaroon ba sila ng hoarseness of voice? Nagkakaroon ba sila ng hoarseness of voice? Yes. Kasi, kaibigan, hindi gagana ang kalesya kung walang horse. Tama ba ako, yes or no? Yes, very good. Ang tanong, kaibigan, guys, ano ang magiging diet natin? High fat, low fat, high fat, low fat, high fat, low fat, high fat, low fat, low fat. Ano ang fiber? Ano ang fiber natin? High fiber, low fiber, high fiber, low fiber, high fiber. Tama ba ako, yes or no? Yes. Large frequent feeding or SFF? Large frequent feeding or SFF? Guys, SFF. Small frequent feeding ba tayo dyan? Yes or no? Yes, very good. At syempre, kaibigan, guys, will you avoid spicy foods? Yes. Will you avoid tabako? Yes. Will you avoid caffeine? Yes. Will you avoid the alcohol? Yes. Very good. Therefore, kaibigan, guys, meron ba tayong magnesium? Yes. Meron ba tayong aluminum sa antacid? Yes. Magnesium, aluminum, magnesium, aluminum. Are you ready? Yes or no? Yes. Sasabay ka ba? Sasabay. Therefore, kaibigan, guys, sino nagkakos ng diarrhea? Sino nagkakos ng diarrhea? Sino nagkakos ng diarrhea? Magnesium. Sino nagkakos ng constipation? Sino nagkakos ng constipation? Very good. Is that your aluminum? Yes or no? Yes. Very good. Okay, guys, are we clear on that? Yes. Are we clear on that? Yes. Very good, guys. Ayan, kung clear tayo, kaibigan, palakpakan para sa lahat na nandyan pa. Okay, guys, dyan sa Facebook Live, are you still with me? Yes or no? Yes, very good. Dito sa loob ng Zoom, are you still with me? Yes or no?
Yes or no? Yes, very good. Okay, sige po, kaibigan. Guys, mukhang nandyan pa tayong lahat. Okay, guys, therefore, do you want, kaibigan, guys, do you want, dadagdagan pa ba natin to? Yes, dadagdagan pa ba natin to? Yes or no? Yes, very good, guys. Dadagdagan pa natin to. Kaya, kaibigan, guys, in 5, 4, 3, 2, 1, let's clear the board. Sir, what will be the next topic? Guys, ang next topic natin will be your pyloric stenosis. Nakukuha nyo ko, yes or no? Yes, very good. Ayan, kaibigan, guys, pyloric stenosis. Of course, kaibigan, discuss lang natin sila, kaibigan, in a fast manner, no? Nakikita mo, kaibigan, guys, punto per punto pa lang yan. Nagigets nyo ko, yes or no? Yes, very good. Direct to the point tayo dyan. Tama? Yes, therefore, kapag sinabi natin pyloric stenosis, guys, stenosis, ano ang stenosis? Narrowing. Therefore, guys, when we say pyloric stenosis, this is narrowing of pyloric sphincter. Nakukuha nyo ko, yes or no? Yes, you heard it right, guys. Ano daw, kaibigan? Narrowing of your what? Pyloric sphincter. Nakukuha? Guys, sumikip ang kanyang pyloric sphincter. Sir, ang tanong, ano ba ang pyloric sphincter? Siyempre, magdodrawing ulit si Sir Archie. Okay, kaibigan, guys, magdodrawing ulit tayo dyan. Meron tayong esophagus. Okay, kaibigan, guys, siyempre, meron tayong stomach. At syempre, kaibigan, meron tayong intestines. Tama ba ako? Yes or no? Yes, very good. Ayan. Okay, guys. Now, always remember, kaibigan, guys, ano ang pyloric sphincter mo? Okay, guys, this one is your pyloric sphincter. Ayan ang pyloric sphincter mo. Nagigets nyo ako, yes or no? Yes, very good. Therefore, sure. Siya ba ang nag-regulate ng paglipat ng pagkain from your stomach to your intestines? Yes, very good. Guys, your pyloric sphincter regulates your gastric. It regulates your gastric emptying time. Very good. Ano daw, kaibigan? It regulates your gastric emptying time. Ibig sabihin, paglipat ng pagkain from your stomach to your intestines. Meaning, guys, imaginein mo na lang. Guys, imagine if this part is narrowed. Ayun, yung nilagyan ko ng X. If that part is narrowed, therefore, what will happen? Okay, kaibigan, magkakaroon ka ba ng abdominal distension? Yes, magdidistend ba yung abdomen mo? Yes or no? Yes, very good. Magdidistend yung abdomen mo. Hanggang magkakaroon ka na ng tinatawag nating olive shape mass. Nakukuha nyo ko, yes or no? Yes, very good. Magkakaroon ka na ng tinatawag nating olive shape mass because of abdominal distension. Now, if the distension becomes too big, what will happen? Magkakaroon ba yan ng projectile vomiting? Yes or no? Yes, very good. Guys, magkakaroon yan ng tinatawag nating projectile vomiting. Ah, kaya pala sir, isa sa mga main symptom ng pyloric stenosis is what? Nagkakaroon sila ng tinatawag nating projectile vomiting. Nakukuha nyo ko, yes or no? Yes, very good. Guys, they will have projectile vomiting. Now, the question is, ang pyloric stenosis, okay, ang kanyang projectile vomiting, is it with bile or without bile? Is it with bile or without bile? Guys, it's important, dapat, na without bile. Nakukuha nyo ko, yes or no? Yes, very good. Guys, dapat without bile siya. Sir, bakit dapat without bile siya? Always remember, ang bile nasa intestines pa lang. Ang bile nasa intestines pa lang. Meaning, kapag nagsuka siya, dapat walang bile kasi ang blockage na nasa pyloric sphincter pa lang. Nakukuha nyo ko, yes or no? Yes, very good. O, tingnan yung drawing natin. Guys, ang bile, nandito pa lang. Nagigets nyo ko, yes or no? Yes, very good. Meaning, kaibigan, kapag nagsuka siya, dapat walang bile. Kasi kapag may bile ang suka niya, more on intestinal obstruction kapag may bile yung suka. Nagkakaintindihan po ba, yes or no? Yes, very good. Nagkakaintindihan po ba, yes or no? Yes, very good, guys. Are we clear on that? Yes, uulitin ko, kaibigan, ang projectile vomiting nila, is it with bile or without bile? Is it with bile or without bile? Siyempre, kaibigan, guys, it is with bile or without bile? Siyempre, without bile. Nagkakaintindihan po ba, yes or no? Yes, very good. Okay, kaibigan, attention lang po, baka kinukuha ka na ng mga spirito. Guys, bumalik ka dito, ililigtas ka namin. Sumabay ka na dito. Hop, 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 hop. Are you still with us? Yes or no? Yes. Okay, kaibigan, guys, if you are still with us, always remember, ang kanyang vomiting is without bile. Nakukuha? Yes. Ang tanong, saan siya prone? Guys, alkalosis or acidosis? Saan siya prone? Ang pyloric stenosis natin, guys, saan sila prone? Metabolic alkalosis or acidosis? Very good. Always remember, kaibigan, they are prone to metabolic alkalosis. Very good, guys. They are prone to metabolic alkalosis. Nakukuha? Yes, very good, guys. Alkalosis. Ayan, alkalosis. Nakukuha? Yes, very good, sir. Alkalosis po sila? Opo, kaibigan, guys. Alkalosis sila. Para matandaan mo, simple lang ganito. Guys, paano ka magsuka? Ganito ka magsuka. Au. 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 Kaya kapag ikaw ay nagsusuka, au.
Alviz. Yun! May nakuha ka, ho? Okay, kaibigan, yun, ho? Yun, ho? Okay, kaibigan, guys, kapag nagsuka ka, Alviz. Kaya kapag nagsuka ka, Alviz. Ang tanong, paano ka tumae? Paano ka tumae? Ganito ko tumayo. Tama ba ako, yes or no? Kaya kapag tumatae ka, kaya kapag may diarrhea ang bata, anong meron? Acidosis. Nagkakaintindi na po ba, yes or no? Yes, very good. Okay, kaibigan, nagkakaintindihan? Yes, kapag nagtatae, acidosis. Kapag kaibigan nagsuka, anong meron? Alkalosis. Nakukuha niyo ako, yes or no? Ikaw niyan, sa board exam, kapag nakita mo yung mapapaganyan ka, ay, alkalosis. Acidosis. Yeah. Very good, kaibigan, guys. Isa na namang technique ang iyong natutunan. Tama ba ako, yes or no? Yes, very good, guys. Kaya kung ako sa'yo, okay, kaibigan, tandaan mo na yan. Alkalosis and acidosis. Yawa! Wish 107.5 magic. Okay, kaibigan, are you still with me? Yes or no? Yes, very good. Therefore, guys, let's have your management, no? I-manage nga natin tong pyloric stenosis na to. Okay, kaibigan, guys, let's have your management. Okay, guys, management. Okay, guys, let's have your management. Okay, sir, ano po yung management natin? Siyempre, kaibigan, number one, you need to monitor feeding patterns. Nakukuha niyo ako, yes or no? Yes, very good, guys. You must monitor feeding patterns. At the same time, always remember, you must assess the vomitus. Sir, why do we need to assess the vomitus? Okay, kaibigan, guys, always remember, assess the vomitus. Bakit? Kasi, kaibigan, dyan mo titingnan kung with bile or without bile. At ano ang sabi natin? Guys, it's important na without bile siya. Kasi kapag with bile siya, always remember, mas tataas yung expectation or yung ating ano, no, yung ating diagnosis, ililipat natin sa intestinal obstruction kesa sa pyloric stenosis. Nagigets nyo ko, yes or no? Kaya importante na walang bile. Nakukuha? Yes, very good. At the same time, always remember, increase ang OFI. You must increase your oral fluid intake. That is to hasten digestion, para pabilisin ang digestion, para kaibigan hindi masyado magkaroon ng tinatawag nating abdominal distension. At the same time, always remember, we must prevent aspiration. Alam naman natin, kaibigan, na kapag may vomiting, they are prone to aspiration, especially children. Nakukuha niyo ako, yes or no? Yes, very good. Kaya, kaibigan, we must prevent aspiration. At the same time, we must feed slowly. Very good. Yeah, guys, no, to prevent aspiration, you must feed slowly. Let's take it slow. So slow. Hello. Yeah. Okay, kaibigan, guys, let's do this. Are you still with me? Yes or no? Yes, pagpasensya nyo na ang boses ko kung hindi ako marunong kumanta. Pambihira ka. Okay, kaibigan, nagkakaintindi rin po ba, yes or no? Yes, very good, guys. Yan, feed slowly. At the same time, always remember, ano po ang gagawin natin? Siyempre, kaibigan, guys, you must burp frequently. Ano daw, guys? Burp frequently. Sir, bakit burp frequently? This is to prevent gas formation. This is to prevent abdominal distension. Nakukuha nyo ko, yes or no? Yes, very good. Kaya kailangan i-burp natin yung bata. Nagkakaintindihan? Yes, kasi lalo siya magkakaroon ng abdominal distension, lalo siya magkakaroon, kaibigan, ng gas formation kung hindi siya mag-burp. Mag-a-accumulate yan sa kanya. Nakukuha? Yes, very good. At syempre, always remember, dahil may vomiting yan, ano dapat ang posisyon? Dapat siya ay naka-high Fowler's position. Guys, how? Fowler's position. This is to prevent what? This is to prevent regurgitation of food. Nakukuha niyo ko, yes or no? Yes, very good, guys. No? Regurgitation. Nakukuha? Yes, very good. It prevents regurgitation of food. Nakukuha? Yes, very good. At syempre, always remember, meron tayo, kaibigan, guys, na surgery para dito. Sir, ano po yung surgery natin for that? Okay, guys, your surgery for your pyloric stenosis is of course none other than your pylori myotomy. Nakukuha niyo ko, yes or no? Yes, very good, guys. You will have your pyloromyotomy. Nakukuha? Yes, very good, guys. Now, always remember, when we say pyloromyotomy, guys, no, i-dissect natin yung words niya. Kapag sinabi natin pyloromyotomy, look at the board, kaibigan, guys. Come on, look at the board. Are you still with me? Yes or no? Yes. Okay, nakuha na ng spirito. Nandyan pa ba tayong lahat? Yes or no? Yes, very good, guys. Iniisip mo na ba ang dinner mo? Iniisip mo na ba pagkain mo? Isipin mo na lisensya. Guys, are you inspired to take that board exam? Yes or no? Yes, very good, guys. Inspirasyon mo ba, kaibigan, ang pamilya mo? Yes, inspirasyon mo ba ang sarili mo? Yes, inspirasyon mo ba ang mga mahal mo sa buhay? Yes, pero kaibigan, guys, gawin mong inspirasyon, kaibigan, yung kapitbahay. Nakukuha niyo ako, yes or no? Yes, ang gawin mong inspirasyon, yung kapitbahay. Nakukuha, sir, bakit yung kapitbahay? Kasi yung kapitbahay, kaibigan, inaabangan nila, kaibigan, kung ano ang resulta mo. Nakukuha niyo ako, yes or no? Yes, very good, guys. Inaabangan nila kung papasa ka ba or hindi. Nakukuha niyo ako, yes
yes or no, sila yung mga real life CCTV. Nagkakaintindihan? Yes, very good. Kaya kung ako sa'yo, guys, kaya kung ako sa'yo, galingan mo. Nakukuha nyo ko yes or no, galingan mo para sa mga kapitbahay. Bakit? Kasi kapag ikaw ay pasado na, kapag ikaw ay RN na, kaibigan, papagawa ka na ba ng tarpaulin? Yes or no? Yes, very good, guys. Papagawa ka na ng tarpaulin. Tama? Yes. At kapag nakapagpagawa ka na ng tarpaulin, always remember, kaibigan, ano ang gagawin mo? Nandun ba ang pangalan mo? Yes. Nandun ba ang titulo mo? Yes. Nandun ba yung graduation picture mo? Yes or no? Yes, very good. Nakasabit na ba yan sa entrada pa lang ng barangay? Yes. Very good. Nakasabit niyan entrada pa lang ng barangay. Nakukuha niyo ko yes or no? Pero sir, paano kapag hindi kami pinalad? Yun lang, kaibigan. Kaya gawin mong inspired ang sarili mo. Nakukuha niyo ko yes or no? Kasi kapag hindi ka pinalad, malamang, kaibigan, ano ang kababagsakan mo? Guys, ginawa ko naman ang lahat eh. Nag-aral naman ako. Pero bakit hindi ako pumasa? Hindi tuloy ako makalabas ng bahay kasi sasabihin ng mga kapitbahay namin bakit hindi ako pumasa. Masakit. Masakit. Masakit ito. Ano kayang gagawin ko? Ano gagawin ko? Ito ang naging storya ni Archie. Ano kaya ang mangyayari sa susunod na kabanata? Bukas, abangan dito sa same radio station, dito sa same na oras, abangan ang susunod na kabanata dito sa ating radio novela na binabagatang To Top the Board Exam. Ayan. Guys. So let's do this. Are you still with me? Yes or no? Yes, very good, guys. Feel na feel mo, parang radyo, you know? Yung tipong pag sumakay ka ng taxi, yun yung maririnig mo. Tama ba ako, yes or no? Yes, come on! Bam, 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 bam. Joke lang. Akala mo, nagang, no? Bam, 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 bam. Okay, kaibiga, guys. Let's do this. Are you ready? Yes or no? Yes, very good. Okay, kaibiga, guys. Let's have your pyloromyotomy. Okay, kaibiga, sir. Ano po ang meron sa pyloromyotomy? Okay, guys. Sa ating pyloromyotomy, always remember, kaibiga, guys, nandun yung word na otomy, oh. Guys, kapag sinabi nating otomy, ano po yan, kaibiga, guys? It is to cut o kaya, kaibiga, incision. Tama ba ako? Yes or no? This is incision or, kaibiga, guys, cutting. Tama ba ako? Yes or no? Yes. Kapag mayo, muscle. Kapag pyloric sphincter. Tama ba ako, yes or no? Yes, very good. Therefore, simply, kapag sinabi nating pyloromyotomy, ano po yan? We will cut the muscle layer of your pyloric sphincter to remove the obstruction, to remove the narrowing. Nakukuha nyo ko, yes or no? Yes, very good. This is simply the incision. Guys, incision that splits. Guys, this is the incision that splits the obstruction. Nakukuha niyo ko, yes or no? Yes, very good. Guys, ano daw, kaibigan? Guys, this is the incision that splits the obstruction. Nagkakaintindi po ba, yes or no? Yes, very good. Guys, are we clear on that? Yes or no? Yes, very good. Clear po ba tayo? Yes or no? Yes, very good. Guys, yan. We are very clear on that. Guys, kung clear tayo, guys, can I clear this out? Yes or no? Yes, very good. Pero syempre, kaibigan, may bonus ako para sa lahat, kaibigan, ng nasa webinar na ito. Para dyan sa nasa Zoom, para dyan, kaibigan, guys, sa mga nasa Facebook Live natin, dagdagan natin ang discussion. Okay lang po ba sa inyo? Yes or no? Okay lang po ba sa inyo? Para naman masabi mong sulit. Nakukuha nyo ko, yes or no? Yes, very good. Okay, sige po. Okay, guys, kanina pa natin pinag-uusapan ng surgery, tama? Yes, very good, guys. Now, the question is, kapag sinabi nating surgery, do we need a consent to do this? Guys, do we need a consent to do this? Yes, very good. Guys, definitely. Lalo na kapag pedya, kailangan ng consent ng mga magulang yan. Tama ba ko, yes or no? Yes, very good. Kaya, kaibigan, idagdag lang natin. Guys, one of the hottest topics in the board exam, especially, kaibigan, guys, no, kapag pediatric client o kaya, kaibigan, kapag OR o kaya kapag surgery na pinag-usapan is consent. Nakukuha nyo ko, yes or no? Yes, very good. Guys, meron tayong tinatawag na consent. Nakukuha? Yes, very good. Now, kaibigan, who can sign the consent? Guys, idagdag lang natin. Sino ang magsasign ng consent? Eto. Guys, sila yung mga magsasign ng consent. Nakukuha nyo ko, yes or no? Yes, very good. Sila yung mga pwedeng
kaming mag-sign ng consent. Sir, paano po yan? Okay, kaibigan guys, always remember, yan po ang pagkakasunod-sunod kung sino ang pwedeng mag-sign ng consent. Nakukuha? Yes. Sir, ibig po bang sabihin, ang pinakaunang pwedeng mag-sign ng consent is the patient? Yes, very good. Guys, patient ang pinakauna. Pero syempre, kung pwede yan, malamang kaibigan guys, no, yung parents niya. Kapag pedya, dito tayo mag-uumpisa. Parents tayo agad. Nakukuha niyo ako, yes or no? Yes, very good. Pero kaibigan guys, kung adult yan, sino ang una magsasign ng consent? Patient. Basta't siya ay, kaibigan, nasa proper mental disposition, okay, walang epekto ng drugs, at the same time, kaibigan guys, walang medication, walang alteration in the, guys, cognitive capacity of the individual, at the same time, they are capable of having a consent, pwede po sila. Nakukuha niyo ko, yes or no? Yes. Guys, kapag hindi pwede si patient, sino susunod? Si spouse. Kapag hindi, kung kasal siya, kaibigan, si spouse. Kapag wala si spouse, yung children, nung mismong patient. Nakukuha. Guys, after nun, dun pa lang yung parents. Nakukuha dun yung parents ng patient. Nakukuha. Yes. Okay guys, pero kung hindi kasal yung patient, kaibigan, yung parent siya. Nakukuha, pero kung kasal siya, yung susunod ay yung spouse. Kapag hindi pwede yung spouse, yung children niya. Kapag hindi pwede yung children, yung parents. And then yung grandparents. And then kung wala yung grandparents, yung siblings, mga kapatid. And then kaibigan guys, yung nearest kin. At kaibigan, kung walang-wala talaga, pinakauli yung hospital director. Nagkakaintindi po ba, yes or no? Yes, nagkakaintindi po ba, yes or no? O, subukan lang natin, kaibigan guys. Subukan lang natin, ha? Okay, kaibigan guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nakukuha niyo ko, yes or no? Sige nga, subukan natin guys. Both Facebook Live, pati kaibigan guys dito sa Zoom. Guys, sumagot. Okay ba, yes or no? Yes, very good. Okay, kaibigan. Assuming meron lahat ng pasyente. Sinong pinakalas? Sinong pinakalas? Sinong pinakalas? Isagot mo lang, kaibigan. Sinong pinakalas? 8. Very good. Okay, kaibigan. Nagkakaintindi po ba, yes or no? Yes, very good. Guys, kung siya ay kasal, kung siya ay kasal, kung siya ay kasal, sino pinakauna magsasign kung hindi siya pwede? Sino pinakauna magsasign kung hindi siya pwede? Siyempre, yung spouse niya. Nakukuha niyo ko, yes or no? So, yan yung pagkakasunod-sunod niya. Una yung patient, pangalawa yung spouse, pangatlo yung children, pangapat yung parents, panglima yung grandparents, and then siblings, and then nearest kin, and then hospital director. Nagkakaintindi po ba, yes or no? Yes, very good. Okay, kaibigan. Guys, nagkakaintindi po ba, yes or no? Yes. Now, always remember, kaibigan, guys, are you still with me? Yes, are you still with me? Yes, very good. Now, guys, ganito lang siya para makabisado mo. Nakukuha? Guys, para makabisado mo siya, simple lang. Alam mo ba yung kantang Totoy Bibo? Yun! Okay, kaibigan, guys. Alam mo ba yung kantang Totoy Bibo? Yes or no? Yes, very good. So, kaibigan, para lang katono ng Totoy Bibo ito. Para lang katono ng Totoy Bibo. Okay, kaibigan, guys. Ganito siya. Patient, pati na ang spouse, pati na ang children, pati na ang parents, pati ang grandparents, siblings at nearest kin, hospital director na. Yun! Ganoon! Okay, kaibigan, guys, uulitin ko ulit. Patient, pati na ang spouse, pati na ang children, pati na ang parents, pati ang grandparents, siblings at nearest kin, hospital director na. Yun! Wow! Very good. Okay, kaibigan, guys. Nakukuha po ba? Yes or no? Yes, very good, guys. Uulitin ko for the last time para ma-LSS ka, kaibigan, guys. Patient, pati na ang spouse, pati na ang children, pati na ang parents, pati ang grandparents, siblings at nearest kin, hospital director na. Ayan, kaibigan guys. Pero syempre kapag si Sir Archie, makukontento ba siya doon? Syempre kaibigan guys, hindi nakukontento si Sir Archie sa mga ganun-ganun lang. Kaya kaibigan guys, ginawang mo ng ganito. Yes, very good. Come on. Woo! Very good, kaibigan guys. Ginawa ko lang ganito para mas masaya. Kaibigan guys, let's do this. Are you still with me? Yes or no? Yes, very good. Okay, kaibigan, subukan natin. Guys, paano siya? Paano siya? Paano siya? Patient, pati na ang spouse, pati na ang children, pati na ang parents, pati ang grandparents, siblings at nearest kin, hospital director na. Yun! Nung bata pa ako, tinuruan ako ng lolo ng consent. Kailangan daw legal age and sound ang aking mental mind. Yun! Minor incompetent, dapat iba ang mag-sign. Ayun! Dahil ako'y nurse witnessing sa kina-assign. Ho, 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 ho!
patient, pati na ang spouse, pati na ang children, pati na ang parents, pati ang grandparents, siblings at nearest kin, hospital director na. Ayan, okay, kaibigan, guys. Are you still with me? Yes or no? Yes, very good. Guys, malamang tumatakbo pa sa isipan mo, tama? Yes, very good. Pero syempre, kaibigan, guys, pero syempre, hindi na kontento si Sir Archie sa ganun. Kaya ano ginawa ko? Yes! Woo! Very good, kaibigan, guys. Ayan, kaibigan, guys. Come on, let's do this. Maraming maraming salamat sa nag-attend ng concert nito. So let's do this, kaibigan, guys. Come on, palakpakan. Come on. Yep. Yep. Come on, guys, everybody. Let's do this, kaibigan, guys. Kung ikaw na dyan sa Facebook Live, kung ikaw ay nandito sa Zoom natin, sumabay ka na. Let's do this. Come on. Come on, guys. Ayan. Ang spouse, pati na ang children, pati na ang parents, pati ang grandparents, siblings at nearest kin, hospital director na. Noong bata pa ako at tinuruan ako ng lolo ng consent. Kailangan daw legal age and sound ang aking mental mind. Minor incompetent, dapat iba ang mag-sign. Dahil ako'y nurse witnessing sa akin assign. Ha, 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 ho, ho, ho. Patient, pati na ang spouse, pati na ang children, pati na ang parents, pati ang grandparents, siblings at nearest kin, hospital director na. Maraming maraming salamat, kaibigan. Comment ng RN kung ikaw ay magiging RN. I love you, Araneta! Okay, kaibigan, guys. Nakuha po ba yes or no? Yes, very good. Okay, kaibigan, guys. Nakuha po ba yes or no? Yes, very good. Ayan. Guys, magiging RN na ito mga to. Okay, kaibigan, guys. Therefore, nakuha ba yung kanta? Yes or no? Yes, very good, guys. Nag-enjoy naman? Yes. Okay pa ba tayo dyan? Yes or no? Yes, very good. Ayan. Siyempre, okay pa tayo dyan. Okay, guys. Kung okay pa tayo dyan, therefore, let's do this, kaibigan, guys. Ano? Isa pa? Guys, isa pang condition. Guys, isa pang condition, guys. Last round bago tayo, kaibigan, guys, magano, no, bago tayo magpahinga. Okay ba 'yon? Yes or no? Yes, very good. Okay, guys. Therefore, kung isa pa ba kaibigan, or stop na? Isa pa ba o stop na? Okay, kaibigan, isa pa. Okay, sige po, kaibigan, guys, isa pa tayo. Okay, guys, now what will be the next topic, guys? The next topic, always remember, kaibigan, guys, no, ito ang for the last round natin, ito yung for the road natin, kaibigan, guys. Ano po ang susunod? You will have your celiac disease. Nakukuha niyo kaya? Yes or no? Yes, very good, guys. Kapag sinabi nating celiac disease, always remember, this is also known as your celiac sprue, or also known as your gluten sensitive enteropathy. Nakukuha niyo ko yes or no? Yes, very good, guys. This is your gluten sensitive enteropathy. Nakukuha, sir. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin pati condition entero GI. Therefore, this is a disease condition of the GI that is caused by extreme sensitivity to gluten, or kaibigan, guys, caused by malabsorption of gluten. Nakukuha nyo ko yes or no? Yes, very good, guys. Malabsorption of gluten. Ibig sabihin, hindi niya kayang i-process ang gluten. Ang katawan mo, hindi niya kayang i-process ang gluten. Nakukuha nyo ko yes or no? Now, ang tanong, ang iyong katawan, kapag meron siyang, guys, kapag meron siyang nakain, or meron pumasok sa kanya, or meron dumating sa kanya na hindi niya kayang i-process, ano ang nangyayari, kaibigan, guys? Ano ang nangyayari? Okay, kaibigan, ano ang nangyayari? Very good. Itatry niyang ilabas. Tama ba ko, yes or no? Yes, itatry niyang ilabas yan. Nakukuha niyo ko, yes or no? Yes, isusukan niya yan, itatain niya yan, hindi niya yan tatanggapin. Nakukuha niyo ko, yes or no? Yes, very good. Kaya ikaw, kapag may pumasok sa buhay mo, guys, na hindi kaya mong tanggapin, okay, kaibigan, dapat mong ilabas yan. Hindi yung titiisin mo. Nakukuha niyo ko, yes or no? Yes. Minsan kasi, may mga pagkakataon na hindi na natin kaya, pero pinipilit pa rin natin. Ganyan lang talaga, kaibigan, ng buhay. Yes, this is Wish 107.5 Magic Chill Evening sa lahat ng viewers natin dyan. Woo! Make it with you. Yes!
Sayan. Okay, kaibigan nurse, tinid me yes or no? Yes, very good. Therefore, anong gagawin ang katawan mo sa gluten na yan? Itatapon niya. Nakukuha, ilalabas niya. Nakukuha niyo ko yes or no? Kung ilalabas niya, sir, what are the signs and symptoms that will be, guys, presented? Siyempre, kaibigan, guys, magkakaroon niya ng acute diarrhea. Nakukuha niyo ko yes or no? Yes, very good, guys. Nagkakaroon din siya ng tinatawag nating steato. Guys, steatorrhea. Very good. When we say steatorrhea, what is steatorrhea? Guys, this is your, guys, FFF. Ano po yung FFF? This is your foul, fatty feces. Nakukuha nyo ko yes or no? Yes, very good. Guys, this is your foul, fatty feces. Nagkakaintindihan? Yes. At the same time, always remember, they will have anorexia. Mawawala ng ganang kumain yung bata. Siyempre, ilalabas niyan, kaibigan, guys, magkakaroon din siya ng vomiting. At the same time, guys, magkakaroon sila ng gas formation, severe abdominal distension. Magkakaroon sila ng severe abdominal distension. Nagkakaintindihan po ba? Yes or no? Yes, very good, guys. They will be having severe abdominal distension. At the same time, always remember, anong mangyari sa kanila? Papayat or tataba? Papayat or tataba? Siyempre, kaibigan, guys, papayat ang mga yan. Guys, magkakaroon sila ng tinatawag nating body wasting. And what is the medical term for your body wasting? The medical term for this is your cachexia. Ano daw, kaibigan, ang medical term for this one? Guys, the medical term for this one will be your cachexia. Nakukuha nyo ko yes or no? Yes, very good. This is severe muscle wasting. At the same time, nagkakaroon sila ng retarded growth. Ano daw, kaibigan, guys? They will have your what? They will have retarded growth. At the same time, always remember, you will have your failure. Guys, they will have your failure to thrive. Sir, ano pong ibig sabihin ng failure to thrive? Guys, kapag sinabi natin failure to thrive, always remember, delayed yung milestones nila. Ano daw, kaibigan? Delayed ang milestones nila. Sir, what do you mean by delayed milestone? Ibig sabihin, kaibigan, guys, ang bata ay 2 years old na pero hindi niya pa rin kayang gawin ang kayang gawin ng isang 2-year-old. Nakukuha niyo ko yes or no? Yes, very good, guys. That is delayed milestone. Nakukuha niyo ko yes or no? Yes, very good. Now, sir, ano ang kailangan nating gawin, sir, para ang celiac disease ay ma-manage natin? Therefore, always remember, you will have your management. Okay, guys, you will have your management. Sir, how can we manage this? Natural, kaibigan, kung hindi niya kayang i-absorb ang gluten, hindi niya kayang i-process ang gluten, hindi kaya ng katawan niya na i-process ang gluten, what do you need to do? Siyempre, kaibigan, guys, you must avoid. Sir, ano po yung i-avoid natin? Guys, you will avoid your brow. Nakukuha niyo ko yes or no? Yes, very good, guys. Ano daw, kaibigan, ang i-avoid natin? Guys, you must avoid your brow. Nakukuha niyo ko yes or no? Yes, very good. Sir, ano po yung brow? Ano po yung brow? Guys, ano yung B? You will have your barley. Ano yung R? You will have your rye. Ano yung O? You will have your oat. At W, kaibigan, you will have your wheat. Nakukuha nyo ko yes or no? Yes, very good, guys. You must avoid these products. Bakit? Kasi yung mga yan, kaibigan, mataas ang concentration ng gluten. Nagkakaintindihan po ba yes or no? Yes. Okay, guys. What are the things to avoid? Come on, kaibigan. What are the things to avoid? Guys, you will have your brow. Guys, gusto ko sumasabay. Lahat ng sasabay magiging RN. Come on, kaibigan. Guys, let's do this. Are you still with me? Yes or no? Yes, both Facebook Live, kaibigan, pati dito sa Zoom. Are you still with me? Yes or no? Yes. Papagawa ka na ba ng tarpaulin mo? Yes. Lalampasan mo ba lahat ng pagsubok para dyan? Yes. Very good, guys. Mahirap, pero kaibigan, hindi susuko. Nakukuha nyo ko yes or no? Yes. Anong sabi natin dati, kaibigan? If you cannot fly, you run. If you cannot run, you walk. If you cannot walk, you crawl. It doesn't matter how fast or how slow you will get to the finish line. What matters most is every day you are moving forward. So come on, kaibigan. Level up tayo. Move forward. Nakukuha nyo ko yes or no? Yes, patunayan mo sa lahat ng hindi naniniwala sa iyo na mali sila. Prove them wrong. Nakukuha niyo ko yes or no? Yes, very good, guys. Get that license. Nakukuha? Yes, get those 2 letters. Nakukuha niyo ko yes or no? Laban lang. Tama ba ako, yes or no? Yes, very good. Anong sabi ko sa inyo, kaibigan, guys? Sabi ko sa inyo, laban lang. Tama ba ako, yes or no? Laban. Nagkakaintindi na po ba, yes or no? Yes, very good, guys. Bigyan mo ng puso ang bawat laban mo. Nakukuha niyo ko yes or no? Yes, very good, guys. Bigyan mo ng puso. Nakukuha? Because if you have love for the profession, guys, you don't have to fear. Guys, no, you don't have to fear. Okay, kaibigan, guys, you must fear nothing. Nakukuha nyo ko yes or no? Yes, very good. Because I do believe na lahat na nag-attend, guys, lahat na nag-attend dito sa Zoom na ito, dyan sa Facebook Live, kaibigan, we are all born to stand out. Yun! Okay, kaibigan, ang lupitan. Ang lupitan ng mga hashtag natin ngayon, kaibigan. Laverne, fear nothing, born to stand out. Tama ba ako, yes or no? Yes, very good, kaibigan, guys. Pero syempre, kung born to stand out yan, syempre, kaibigan, guys. Bam, 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 bam.
bam, bam, hop. Okay, kaibiga, guys, therefore, let's do this. Are you still me? Yes or no? Yes, very good. Ang taas ng energy ni sir. Okay, kaibiga, guys, therefore, always remember, you must avoid your brow. Nakukuha niyo ko yes or no? Yes, very good. Guys, what is letter B? What is letter B? Guys, dapat mabilis mag-type. Dapat mabilis mag-type. Dapat mabilis mag-type. Alam ko, mahirap mag-type, pero mas mahirap kung hindi kanya type. Mas mahirap kung hindi kanya type, kaya mag-type ka. Mag-type ka. Kasi mas mahirap kung hindi kanya type. Very good. Guys, therefore, that is your barley. Tama ba ako? Yes or no? Yes. Sir, paano kapag ito ay W? Guys, ano po yung W? What is your W? What is your W? Very good. That is your wheat. Very good. Will you also avoid your rye and your oat? Will you also avoid your rye and your oat? Yes or no? Yes. Very good. Guys, you will definitely avoid your rye and your oat. Tama ba ako? Yes or no? Yes. Very good. Now, sir, what are the foods to allow? Sir, ano po yung mga foods to allow natin? Sir, ano po yung mga foods to allow natin? Siyempre, kaibigan, guys, what are the foods to allow? Siyempre, anything, guys, which doesn't contain gluten. Nakukuha niyo ako, yes or no? Yes, very good. So, pwede ba ang meat? Yes, very good. Pwede ang meat? Pwede ba ang eggs? Yes, pwede ang eggs. Pwede ba ang milk products? Yes, very good. Guys, pwede rin ang mga milk products natin. Sir, ano po yan? You will have your milk. Ano pa, kaibigan, guys? You will have your cream. Guys, you will have your cheese. Nakukuha niyo ako, yes or no? Yes, very good. Guys, no? All fruits, ayan. All fruits and vegetables. All fruits and vegetables. Pwede yan. Nakukuha nyo ko yes or no? Yes, very good, guys. You will have your rice. Okay, kaibigan, guys. At syempre, pwede kaibigan, guys, yung ating corn. Nakukuha nyo ko yes or no? Yes, very good, guys. Yung mga yan, kaibigan, you can allow them. Nakukuha nyo ko yes or no? Yes, very good. At syempre, kaibigan, guys, I want you to take note of this. Guys, our patient is pedia. Tama ba ko yes or no? Yes, your patient is a pediatric client. Therefore, actual board exam question, kaibigan. Actual board exam question, lumitaw na ito sa board exam. Always remember, in a birthday party, what do you need to bring? Okay, kaibigan, guys, in a birthday party, ano ang kailangan mong dalhin, kaibigan? Guys, bring own cake. Bring own cake. Nakukuha nyo ko yes or no? Yes, very good. Sir, why do we need to bring own cake sa birthday party? Guys, always remember, kung bata yan, ano ang inaabangan niya? Guys, ano ang inaabangan niya sa isang birthday party? Kung bata yan, kaibigan, ano ang inaabangan niya, kaibigan, sa isang birthday party? Siyempre, kaibigan, Shanghai. Boom! Shanghai! Oo, taho. Very good, kaibigan, guys. Siyempre, Shanghai, kaibigan. Wala akong pakialam sa cake. Shanghai tayo. Shanghai tayo dyan. Tama ba ako, yes or no? Yes. Kung walang Shanghai, yung lechon. Yung lechon. Okay, kaibigan, guys. Therefore, are you still with me? Yes or no? Yes, very good. Okay, kaibigan, guys. No. Okay, guys. Siyempre, kung bata yan, always remember, no, yung cake, inaabangan niya yung cake. Tama? Yes, very good, guys. Therefore, kapag may celiac disease ang bata, merong gluten-sensitive enteropathy ang bata, yun lang. Guys, hindi siya pwedeng kumain, kaibigan, ng cake dun sa handaan kasi panigurado meron yung wheat. Nakukuha nyo ko yes or no? Yes, very good. Guys, commercially prepared cakes, kaibigan, malamang merong gluten yan. Kaya magdadala ka ng own cake mo at yung own cake mo dapat, kaibigan, ay gluten-free. Para kapag kakain sila ng cake, makakasabay siyang kumain ng cake. Nagigets nyo ko yes or no? Yes, very good. Nagkakain din po ba yes or no? Yes, very good. So, bring own cake. Guys, are we clear? Yes, very good, guys. Are we clear on that? Yes or no? Yes, very good, guys. Clear po ba tayo dyan? Yes or no? Yes, very good, guys. Ayan. If we are clear on that, guys, kung clear tayo dyan, okay, kaibiga, guys, may natutunan po ba? Yes or no? Yes, very good, guys. May natutunan po ba? Yes or no? Yes, very good, guys. At syempre, always remember, no, ang ating celiac disease, this is irreversible, no? Your celiac disease is irreversible. If this is irreversible, always remember, kaibigan, guys, siya ay, kaibigan, magiging gluten-free diet. Gluten-free diet. Gluten-free diet. WRR 101.9 for life. Very good. Nakukuha nyo ko yes or no? Yes, very good, guys. They will be gluten-free diet for life. Okay, kaibigan. Nagkakaintindi na po ba tayo? Yes or no? Yes, very good. Okay, kaibigan. Nagkakaintindi na po ba tayo? Yes or no? Yes, very good, guys. Kung nagkakaintindihan tayo, come on. Are you still with me? Yes or no? Yes, very good, guys. Na-enjoy mo naman po ba ang araw na to? Yes. Okay, kaibigan. Marami ka ba natutunan ngayong araw na to sa ating common pediatric GI disorders? Yes, but before that, kaibigan, syempre may pahabol tayo. Okay, kaibigan, guys. Therefore, sasabay ka ba?
Sasabay. Papasa ka ba? Papasa. Both dito sa Zoom, pati dyan sa Facebook Live. Nakukuha nyo ko yes or no? Pero syempre, kaibigan guys, pero syempre, before, guys, we have, kaibigan guys, our last, our last the banat ngayong araw na to. Syempre, kaibigan guys, no, pasubscribe naman, kaibigan, baka naman, pasubscribe sa ating YouTube channel, kaibigan guys, Archie Alviz. Ayan, kaibigan, no, pasubscribe sa YouTube channel natin. Archie Alviz, kaibigan guys, ayan, pasubscribe. Nakukuha nyo ko yes or no? Yes, very good. Ayan, Archie Alviz, kaibigan guys, pasubscribe. And don't forget to hit the notification bell. Ayan, okay, kaibigan guys, lahat ng nag-subscribe dyan, papasa. Very good. Ayan, kaibigan guys, pasubscribe. Okay, guys? Yes. Okay, guys, mag-upload tayo dyan, kaibigan guys, ng mga, ng ating mga review vlogs. Nakukuha nyo ko yes or no? Yes, very good. Okay, sige po, mga review vlogs, mga topic vlogs, pwede ka rin mag-request dyan. Nakukuha? Okay, kaibigan guys, don't forget that, okay? Okay, sige po, kaibigan guys, are you still with me? Yes or no? Yes, very good. Okay, kaibigan guys, sasabay ka ba? Siyempre, sasabay. Papasa ka ba? Siyempre, kaibigan guys, papasa. Tama ba ko, yes or no? Yes, very good. Okay, guys, therefore, let's do this. Kaibigan, guys, let's have a short recap, guys, of what we have learned today. Okay, kaibigan, guys, let's have a short recap of what we have learned today. Okay, guys, are you ready? Yes. Come on. Are you ready? Yes. Sasabay ka ba? Yes. Papasa. Papasa. Okay, kaibigan guys, ang tanong, meron ba tayong tinatawag na pediatric disorders? Yes, very good. GI ba ang pinokus natin ngayong araw? Yes. Kung feeling mo, papasa ka, sumabay ka. Let's do this. Are you ready? Yes or no? Yes, very good. Okay, guys, therefore, unahin natin sa bibig. Meron ba tayong tinakal na klep-lip? Yes, meron ba tayong tinawag na klep-palat? Yes, lip-palat. Are you ready? Yes, common sa females. Very good. That will be your palate. Common sa males. Kapag yan ay sa males, ano po yan? Very good. That is lip. Sino gumagamit ng large nipple? Guys, gumagamit ng large nipple. Lip. Very good. Guys, cup or medicine dropper. Very good, guys. Difficulty of feeding. Very good, guys. Both. Sino sa kanila may risk for aspiration? Both. Guys, kung nakikinig ka, ang tanong, kaibigan, what type of infection they are at risk? Very good, guys. They are at risk for URT. I upper respiratory tract infection, tama? Yes, very good guys. Kanino ang kaloplasty? Kleplip. Tama ba ako, yes or no? Yes, kapag sinabi natin kleplip, at anong kaibigan guys, meron ba tayong rule? Yes, very good guys. Anong rule natin? Guys, meron ba tayong dinatawag na rule of 10? Yes, kapag sinabi natin rule of 10, always remember, ito ba 10 weeks? Yes, ito ba 10 pounds? Yes, ito ba 10,000 WBC? Yes, ito ba ay may 10 grams per deciliter hemoglobin? Yes, very good. Therefore, diniscuss na rin WBC. Meron tayong tinatawag kaibigan na never let monkeys eat bananas, tama? Yes, sinintataas sa chronic. Very good, kaibigan, guys. Siyempre, kaibigan, that will be lymphocytes. Acute. Sino? Very good. Okay, kaibigan, guys. Tama ba ako, yes or no? Yes, very good. At tanong, kaibigan, meron ba tayong tinatawag na GERD? Yes. Kapag sinabi natin GERD, always remember, kaibigan, what is the other name? Ang other name ba niya ay Kalesia? Yes. Meron ba siyang incompetent LAS? Yes. Nagkakaroon ba ng forceful vomiting? Yes. Nagkakaroon ba ng heartburn? Yes. Bitter taste in the mouth? Yes. Nagkakaroon ba ng dysphagia and odynephagia? Yes. Meron ba siyang hoarseness? Yes. Kasi hindi gagana Kalesia kung walang horse, meron siyang tinatawag na laryngeal damage. Tama ba po, yes or no? Yes. Gagamit ba tayo ng barium swallow? Yes. Kapag sinabi ng barium swallow, hanggang ilang lang tatagal sa mga katawan? 2 days. Tama ba po, yes or no? Yes. Hop. Go, come on, let's do this. Pati yung beat, sabay tayo, boy. Are you still with me? Yes or no? Yes, very good. Okay, kaibigan, guys, therefore, kapag sinabi natin, kaibigan, barium swallow, always remember, kaibigan, guys, 2 days lang ba yan? Yes, 2 days lang. Nakukuha? Yes, therefore, will you increase your OFI? Yes, will you have your laxatives? Yes or no? Yes, very good. You will have your OFI. And of course, kaibigan, guys, will have your laxatives. Therefore, will you avoid your spicy foods? Yes. Will you avoid caffeine? Yes. Will you avoid alcohol? Yes, very good, guys. Antacid. Kapag sinabi natin antacid, ang tanong kaibigan, meron ba tayong dalawa? Yes, meron ba tayong aluminum? Yes, meron ba tayong magnesium? Yes, aluminum, magnesium. Sino yung magtatae? Very good, that will be your magnesium. Tama ba ako, yes or no? Yes, very good guys. Sino po sa kanilang constipation? Very good, aluminum kasi alang tae. Tama ba ako, yes or no? Yes, very good guys. Therefore, always remember kaibigan guys, pyloric stenosis. Guys, ang vomitus niya, is it with bile or with
without bile? Is it with bile or without bile? Is it with bile or without bile? Siyempre, kaibigan, guys, without bile dapat. Tama ba ako, yes or no? Yes, very good, guys. Without bile dapat. Tama ba ako, yes or no? Yes, very good. Okay, kaibigan, guys, ang tanong, meron po ba tayong tinatawag na celiac disease? Yes, will you avoid your brow? Yes, very good. Ano ang B? 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 Barley. Ano ang R? Ano ang R? Guys, rye. Ano yung O? Ano yung O? Ano yung O? Oat. At ano yung W? Wheat. At syempre, ikaw ay magiging, what, kaibigan, guys? Ikaw ay magiging gluten-free WRR 101.9 for life. Tama ba ako, yes or no? Yes, very good. At syempre, kaibigan, guys, pupusta ako. Hanggang ngayon, naririnig mo pa yung patient, pati na ang spouse, pati na ang children, pati na ang parents, pati ang grandparents, siblings at nearest kin, hospital director na. Very good. Okay, kaibigan, guys. Are you still with me? Yes or no? Yes. Okay, kaibigan, guys, no? So, sana kaibigan kayo ay natuwa. Sana kayo, kaibigan, guys, ay may natutunan in this our webinar. Guys, in this lecture series, kaibigan. Guys, binabalik lang po namin sa inyo, in TopRank po, no? Ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat dahil po tinangkilik niyo po kami. At sana po, kaibigan, guys, magpatuloy po ang pagtitiwala niyo po sa amin. Guys, tatandaan mo, walang malaking problema sa taong may malaking pangarap. Kaya, kaibigan, guys, harapin mo yan. Guys, lakasan mo ang loob mo. Okay, maaabot mo ang lisensya mo. Maaabot mo ang pangarap mo. Nakukuha? Yes, very good, guys. Okay lang mapagod. Okay lang mapagod. Huwag ka lang susuko. Nakukuha? Okay lang mapagod. Huwag kang susuko. We can't go back and change the beginning. Let's start here and now and change the ending. Bakit, kaibigan? Guys, kasi hanggat tayo ay lumalaban, hanggat tayo, kaibigan, ay nangangarap, guys, walang sino man ang kayang sabihin na tayo ay failure. Therefore, RN ba tayo lahat? Yes or no? Yes, very good. Lahat ng magiging RN this 2021, we comment RN 2021. Yo, come on, kaibigan, guys. Lahat ng magiging RN, i-comment mo RN 2021. Okay, kaibigan, RN 2021. Very good. Ayan, kaibigan, guys. This is Sir Archie. Maraming salamat po, kaibigan, sa lahat na nag-attend. Guys, both Facebook Live and here in Zoom, thank you very much. Maraming salamat po. At kaibigan, hope to see you in TopRank Final Coaching. Maraming salamat. Yeah, peace out, guys. Peace out. Archie Alviz po, inyong lingkod. Salamat po.